Sa control room naman ay abala ang mga operators para siguraduhin makakakuha sila ng datos sa bawat laban. Si Jenna naman ay may isa pang naiisip na maganda. Madam Jenna, naka-live na po tayo. Wika ng isang babaeng assistant. Okay, simulan nyo na ang laban nang makarami tayo ng views. Ginawang reality TV ni Jenna ang tournament pero para lamang sa mga makapangyarihang tao at mga may pera. May sariling ginagamit na network ang bungo kaya hindi sila nadedetect kaagad ng virtual defenses ng Marine Corps. Sunod-sunod ang mga naging laban, dumanak ang dugo ng mga natalo. Malalakas ang bawat isang clone at hindi ito basta-basta natatalo. Tanging ang mga malalakas lang at mga batak sa laban ang kayang makapagpatumba ng bawat isang clone. Habang nakatayo at nanonood si na Benny, ay lumapit ang isang babae. Mandirigma din ito at ngumiti ito kay Benny nang makita siya. Ikaw, parang pamilyar ka sa akin. Malahaponesa ang beauty nito at medyo morena. Makikita din sa katawan nito na batak ito sa laban, pero may maamoy itong muka. Ako nga pala si Kendra, miyembro ng Special Forces. Ikaw si Benny, tama? Wika ni Kendra. Oo, ako nga. Sagot naman ni Benny. Nagagalak akong makilala ang isang miyembro ng Hunters. Nakipagkamay ito kay Benny. Umalis din ito kaagad at bumalik sa kanyang inuupuan. Umalis sandali si Venus para kumuha ng inumin. Isang lalaki naman ang tumabi sa kanya at may hawak na wine glass. Sa itsura ng lugar na to, mukhang pagmamay-ari ito ng isang maimpluwensyang tao eh. Ano sa palagay mo? Wika ng lalaki at uminom ito ng alak. Hindi lang kumibo si Venus. Alam niya ang ilang estilo ng lalaki na may balak dumiskarte. Siya nga pala. Ako si Kenji. Inabot nito ang kamay, pero tumalikod lang si Venus. Nakakatawang isipin na isang class agent ng Hunters ay ganun kadaling nadukot ng mga terorista. Wika ni Kenji at napatigil si Venus. Tinignan niya ang lalaki. Isang M14. Sagot ni Venus. Tumaas lang ang kilay ng lalaki at umiti. Iniwan na tinoy Venus. Isa-isa nang tinawag ang bawat mandirigma at dumating ang takdang panahon at nalagas ang karamihan sa kanila. 43 na lang ang naiwang mandirigma. Dahil dito, binigyan pa ulit ng isang round ng laban ng mga ito hanggang sa umabot ng 40 ang bilang. Nakapahinga din ang mga mandirigmang bihag. Sa kabilang dako, nakatayo naman si Richmond sa gilid ng malaking rebulto na itinayo kung saan naglaban si Rafael, Gabriel at Asmodeus. Tinitignan niya ito at tila malalim ang iniisip. Lumapit ang babaeng assistant niya at iniabot ang isang basong kape. Mukhang ang lalim ng iniisip niyo, sir. Wika ng assistant. Oo. May iniisip lang akong lalaking nandun. Sabay turo ni Richmond sa rebulto ni Gabriel. Anong tingin mo sa kanya, Gal? Tanong ni Richmond sa assistant niya. Well, punong-puno siya ng liwanag na siyang nagbigay ng pag-asa sa lahat. Nakipaglaban siya para sa kalayaan at niligtas ang libu-libong tao. Isa siyang bayani tulad ni Rafael. Napangiti si Richmond at tinignan niya ang kape. Hinipan niya ang usok at malalim ulit ang iniisip. Ano siya? Tanong bigla ni Gal. Tinignan ito ni Richmond. Ano uli yung sinabi mo? Sambit ni Richmond. Ano si Gabriel nung buhay pa? Hindi ko man lang siya nakilala sa personal. Masyado pa akong bata noon eh. Pero nakita ko na siya sa TV at sa internet. Curious lang akong malaman. Wika ni Gal. Isa siyang ulol na tao. Determinado siyang sugpoy ng masasamang loob at nakahanda siyang ialay ang buhay niya para sa nakararami. Napangiti si Richmond na medyo natawa at tinignan ulit ang rebulto ni Gabriel. Bigla niyang naalala ang huling sandali ng pagkikita nila. Hanggang sa panahon na muntik niya ng pasabugin ng lahat
pero napigilan siya at nailigtas ang nakararami. Ang mga moment kung saan ipinakita ni Rafael at Gabriel na kahit ano pang kasamaan ang nagawa ni Richmond ay binigyan pa rin siya ng pagkakataon para magbago. Napansin ni Gal na napaluha si Richmond. Umiwas ng tingin ng babae. Alam mo sir, nandun din ako nung panahon ng imperyo ni Asmodeus. Saad ni Gal. Napatingin sa kanya si Richmond. Galing ako sa evacuation center nung panahong yun. Papauwi na sana ako nung sumabog ang malakas na bomba at nahagip ang bahay namin. Parehong nasawi ang mga magulang ko at ipinangako ko sa kanilang libingan na ipaghihiganti ko sila. Nawalan ako ng pag-asa nun pero lumaban ang hunters para mapalaya kami. Galit ako sa iyo nung oras na yun dahil naging kakampi mo ang mga taong pumatay sa magulang ko. Pero nakita kong nagbago ka. Nakita kong pinagsisihan mo na ang mga kasalanang nagawa mo. Biglang lumuhod si Richmond sa harapan ni Gal. Dito napaiyak si Gal. Patawarin mo ko, Gal. Hindi ko alam kung mababayaran ko ba ang buhay na inutang ko. Pero ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para magbayad sa iba. Wika ni Richmond. Sir, pakiusap. Tumayo ka. Tumingala si Richmond at lumuluhang nakangiti si Gal. Pinapatawad na kita. Umikit si Richmond at dahan-dahang tumayo para itong nabunutan ng tinik. Kahit wala na si Gabriel, may pag-asa ka pang natitira, sir. Iniabot niya lang sa iyong pag-asa para sa pagprotekta sa iba. Sambit ni Gal. Well, mukhang mabigat na pasanin nga ang binigay niya sa akin. Sinasabi ko sa iyo. Napatawa silang dalawa habang nakaupo sa gilid ng Hunter's Monument at nakatingala sa madilim na kalangitan. Samantala, pagkalipas naman ng ilang oras ay nagtungo na ang mga mandirigma sa Triple Tres Arena upang sumabak muli sa susunod na laban. Ngayon oras na para magsimula ang second round at ang 40 fighters na natira sa elimination round ay makikipaglaban dito ng 1-on-1. Maghanda na kayo dahil dito sa laban na to, masusubok ang kakayahan at fighting skills ninyo. Lumabas sa mga kulungan ng mga mandirigma at iba't ibang tribo ang mga ito. Bawat isa ay may sariling kakayahan at handang lumaban ng patayan. Ito na pagsisimula ng laban. Ako nga pala si Hammer at ako ang magiging host sa torneyong ito. Ang kompetisyong ito ay hindi lang para ilabas ang skills ninyo, kundi para makita kung sino talaga ang pinakamalakas na mandirigma sa larong ito. So heto na ang pagkakataon ninyo para ipakita sa lahat kung ano talaga ang totoong kakayahan ninyo. Ang unang sasabak sa round na ito at maglalaban ay sina Kendra at Looney. Pareho silang may military backgrounds. Si Kendra ay isang special forces, samantalang si Looney naman ay ranger specialist. Hindi na ako makapaghintay kung sino magwawagi sa labang ito. Wika ni Hammer at may hawak na microphone. Pero nasa ibabaw lang ito ng arena at may cover na bulletproof glass. Nakalive sigurong palabas na to. Tanong ni Venus habang inoobserbahan ang arena. Tama ka. Pinapalabas nila ito sa black market para kumita ng pera. Sagot naman ni Benny. Mga demonyo sila. Maikling wika ni Venus. Nagharap sa bilog na arena sina Kendra at Looney. Napansin ng lahat na may dalang armas si Looney habang isang jungle bolo lang ang dala ni Kendra. Mukhang alam na natin kung sino mananalo dito. Wika ng isang mandirigma. Parang katayan ng labanan at no rules ika nga. So, mag-isip ka na habang may oras pa kung paano ka mananalo sa laban. Sagot naman ang isa. Biglang gumalaw ang arena at bumukas ang ilang platforms sa floor. Lumabas ang artipisyal na mga gusali at mga obstacles tulad ng wasak na mga sasakyan, phone booth at iba pa. Naging parang isang urban setting ang arena.
Mukhang magsisimula na sila! Sad pa ng isa at tutok na tutok sa dalawang mandirigma. Pinaputukan kaagad ng submachine gun si Kendra at mabilis itong nag-barrel roll para makapagtago sa isang gusali. Nagmaneuver siya at tumalon mula sa second floor na bintana, sabay hinugot ang jungle bolo. Tinaga niya si Looney pero nasalag ng lalaki gamit ang baril. Nasira ito at sinipa ni Looney si Kendra. Napalayo ang babae at hinagis ni Looney ang sirang sandata. Umugot ito ng combat knife. Lumapit ka ditong pokpok ka! Maririnig nila kung paano ka sumigaw! Gigil na gigil si Looney. Bumigwas ito ng ilang beses na nailagan din ni Kendra. Nasugatan ni Kendra si Looney sa balikat. Galit na mas umatake ang lalaki at mas binilisan pa nito ang bawat bigwas ng patalim nito. Sinangga ito ni Kendra gamit ang kanyang bolo at pinaslide niya ito bigla papunta sa kamay ni Looney at nagkaputol-putol ang mga daliri nito. Buisit! Hayop ka! Papatayin kita! Dinugo ang kamay ni Looney pero bago pa ito makagawa ng hakbang ay nakalapit si Kendra at isang taga ang tumama sa leeg ni Looney at tinapos ang buhay nito. May nanalo na! Panalo si Kendra! Isang pre-recorded na palakpakan ang narinig sa arena. Umalis si Kendra at bumalik sa silid ng mga fighters. Nagkaharap sila ni Benny at tumango si Kendra sa kanya. Mukhang crush ka niya, Benny. Bulong ni Venus. Tumahimik ka nga! Sagot naman ni Benny. Wow! Mukhang interesado ang susunod na laban dahil sina Benny versus Connors ang maghaharap ngayon. Nagkatinginan sina Benny at Venus. Tumangulang si Venus. Mag-iingat ka, Benny. Payo ni Sharon. Huwag kang papatalo, Benny. Okay? Uwi ka naman ni Venus. Nag-thumbs up lang si Benny. Marami ang nakatitig kay Benny. Hindi lihim sa lahat na isa sa mga tinuring na war hero si Benny matapos itong makitang makipaglaban kay Asmodeus. Isang ex-hunter si Benny at isa sa pinakamalakas na mandirigma sa Marine Corps. Pero nandito siya at handang makipaglaban kay Connors sa arena. Pero batay din sa record ni Connors, hindi rin ito basta-basta. Isa itong matinik na sniper specialist. Kaya niyang masipat ang target kahit umabot man ng 2 milya ang layo. Ooh, interesting talaga ang labang ito! Wika pa ng announcer na si Hammer. Pumasok si Benny sa arena at dala niya ang dual pistol magnum at isang bandolier. Si Connors naman ay mabilis pumuesto sa loob ng isang gusali para mag-set ng kanyang mga gagamiting sandata. Ano ito? Pumuesto na kaagad si Connors. Sinisetup na niya ang armas niya bago magsimula ang laban. Wow! Nakakasabik namang panoorin ito! Dagdag pa ni Hammer. Kilalang mabilis na gunslinger si Benny. Isang suicide ang mangyayari sa akin kung hahayaan ko siyang makalapit. Bulong ni Connors habang papunta ito sa rooftop ng 2 palapag na gusali. Dumating bigla si Benny sa ibabaw ng gusali at nakaharap niya kaagad si Connors. Buisit! Hindi nakahanda si Connors sa bilis ni Benny at pinindot nito kaagad ang isang trigger device. Isang maliit na sniper drone ang lumilipad at tinarget si Benny. Halos sabay ang putok ng mga baril at nasalag ni Benny ng magnum bullets niya ang sniper bullets. Buisit talaga! Naghagis ng smoke grenade si Connors para makalayo ito. Kumalat ang puting usok. Nakatayo lang si Benny at binalot ito ng usok. Nakalayo si Connors at napangiti ito nang makapag-setup ng 2 machine gun sa gilid nito. Tapos ka na! Wika pa ni Connors. Niratrat nito si Benny na nasa loob ng makapal na usok. Wasak ang paligid. Pati mga kongkreto ng tamaan ng mga bala.
Mukhang llamado si Connor sa labang ito! Wika ng announcer. Subalit napawi ang usok pero nakatayo pa rin si Benny at nawala ang ngiti ni Connors. Paano nangyari to? Maraming tanong ang tumatakbo sa utak ni Connors pero walang lumilitaw na sagot. Mukhang nangihinayang kayata, Connors. Pasensya ka na kung naudlot ko ang mga ngiti mo. Pero masyado mo ako minaliit. Kung ganyan ka makipaglaban, di ka man nanalo sa akin. Paliwanag ni Benny. Manahimik ka! Bumirit ng bala ang mga machine guns ni Connor at sinugod ito ni Benny ng harapan. Laking gulat nitong hindi talaga matamaan si Benny sa liksi ng kanyang katawan sa pag-ilag na tila alam na niya ang trajectory ng mga bala. Nakalapit kagad si Benny kay Connors at nakatutok ang baril sa pagmumukha ng lalaki. Sabihin mo, paano nasalag ng mga bala mo ang mga bala ko? Imposibleng mangyari yon! Tanong pa ni Connors. Madali ka lang kasing hulaan! Maikling sagot ni Benny. Isang putok ng baril ang tumapos kay Connors. At tulad ng inaasahan, ang nanalo sa laban ay walang iba kundi si Benny. Ito na ang pinakamabilis na laban so far. Ngayon, sino naman ang susunod? Wika ni Hammer at manghang-mangha sa pinamalas na galing ni Benny. Bumalik si Benny sa Fighter's Lounge at nakipag-apir si Venus sa kanya. Napansin ni Venus ang isang lalaking negro na dumaan sa likod ni Benny. Sinundan niya ito ng tingin at napatingin din sa kanyang lalaki. Ngumiti lang ito kay Venus at tila kumulo ang dugo ng dalaga. Napansin ito ni Benny at tinignan din ang negro na umupo sa isang sofa sa corner ng silid. Kilala mo yung lalaking yon? Tanong ni Benny. Oo, kilala ko siya. Si Boy Negro. Isang kickboxing champion at may undefeated record. Nakakamangha ang galing niya sa aspeto ng boxing. Pero maraming nakakaalam na isa siyang serial pedophile rapist. Sagot naman ni Venus. So delikado pala siyang ihalo sa mga dalaga. Wika pa ni Benny. Akala ng gagong niya na hindi siya pwedeng kanain dahil kampyon siya. May kwento pang kinidnap niya raw ang isang pamilya at ginahasa ang 3-14 pababa. Walang magawa ang magulang kundi panoorin lang ang kanilang anak habang ginagahasa ng ang inang yan. Dahil natatakot ang mga ito sa malakas na kapit ni Boy Negro sa taas, kaya hindi siya masampahan ng kasong rape at child abuse. At ilang araw lang ang nakalipas, natagpo ang patay ang mag-asawa sa loob ng kanilang tahanan, sanhi ng pagkabalisa at trauma sa pangyayari. Pahayag ni Venus. Tinignan naman ni Benny ng masama si Boy Negro, pero di siya pinapansin ng lalaking boxer. Pinakalma na lang ni Benny si Venus at umuusok na ang tenga nito sa galit. Umalis si Benny para kumuha ng alak sa bar. Habang nilalagyan niya ng alak ang 2 baso, lumapit ang isang babaeng kayumanggi at tila dayuhan ang beauty nito. Sinandok ng babae ang glass wine nito at ngumiti kay Benny. Nilagyan ni Benny ng alak ang baso ng babae. Thank you, Benny. Uminom ang babae. Kilala ba kita? Tanong ni Benny. Hindi. Pero ako, kilala kita. Hindi nga lang personal. Napapanood kita madalas sa balita kaya minsan napapahanga ako sa husay at galing mo. By the way, Ashrin pala. Inabot ng babae ang kamay nito. Mas matangkad pa ito kay Benny at medyo napapatingala ang lalaki. Tagahanga ba kita, Ashrin? Napangiti si Ashrin. Hindi naman masyado, pero medyo curious lang ako sa'yo. Tumitig si Ashrin sa mga mata ni Benny. Nagbabaga ang mga mata ng babaeng mukhang dayuhan at ngumiti ulit ito. Bakit ka naman nakikurious sa akin? Tanong pa ni Benny. Curious lang ako sa isang persona ng pagkatao mo. Napukaw ang atensyon ni Benny. Anong ibig mong sabihin, Ashrin?
Tanong uli ni Benny. Ang mamuhay sa ganyang paraan ay nakakamangha minsan. Pero mag-iingat ka, Benny. Hawak mo ang isa sa pinakamalakas na proteksyon sa buong mundo. Ang niraya. Pero huwag kang magpapasakop sa proteksyon na yan. Dahil lalamunin ka niya ng buo kapag tuluyan mo siyang ginamit sa mahabang oras. Katulad ng nangyari sa laban niyo ni Asmodeus. Uwi ka ni Ashrin. May alam ka sa niraya? Gulat ni Benny. Narinig ko lang. Isang alamat ika nga. Sagot ni Ashrin. Mukhang may alam ka nga. So kung alam mo ang tungkol sa persona ko, alam mo rin na hindi na talaga ito mawawala, di ba? Uwi ka naman ni Benny. Oh, talaga ba? Napatayo ang mga kilay ni Benny sa tila may ibig sabihin na sinabi ni Ashrin. Ang susunod na maglalaban ay sina Ashrin at Velvet. Anunsyo ni Hammer sa microphone. Oh, mukhang ako na ang sunod. Kita na lang tayo, Benny. Saka na lang natin ituloy ang pag-uusap. Sabay kindat ni Ashrin. Sinunda naman ni Benny ng tingin si Ashrin. Matapos makaakyat sa ibabaw ng arena si Ashrin ay dumating din si Benny at tumabi kay Venus. Binigay niya ang alak sa babae. Matantagal mo naman, tanong ni Venus. Pasensya na. Nagkatinginan sina Benny at Ashrin sandali. Umiti ang babae bago tinignan si Velvet. Nakakulay purple at tila malakosplay na costume ni Velvet. Subalit isa itong sikat na assassin na nag-ooperate sa Hilaga at Timog. May hawak itong handle ng espada pero walang blade. Nagsimula ang laban ng dalawa at biglang nawasak ang paligid ni Ashrin na parang tinaga ng di nakikitang mga sandata. Hindi tinamaan si Ashrin na tumilag-ilag lang ito. Mukhang gumagamit ng invisible blade si Velvet para atakihin si Ashrin. Wika ng announcer na si Hammer. Sa palagay mo ba mabilis ka? Makikita natin kung makakailag ka pa. Sambit ni Velvet. Tatlong shockwave ang dumaan kay Ashrin sa tatlong direksyon at nasira ang pavement na dinaanan ng mga atake. Animoy daan-daang mga espada ang nagwasak ng kongkretong arena. Nagalusan sa balikat at braso si Ashrin. Tinamaan din ito sa pisngi. Dinugo ang magandang mukha ng babae. Napatingin lang si Ashrin pero biglang lumitaw sa likod niya si Velvet at bumigwas ito. Walong sabay na taga ang tumama sa likod ni Ashrin at bumuluwak ang dugo ng babae. Nagulat ang lahat sa pangyayari. Oh! Mukhang katapusan na yata ni Ashrin! Uwi ka ng announcer. Subalit naglaho ang katawan ni Ashrin na parang natunaw na imahe. Naglaho din si Velvet. Lumitaw si Ashrin muli at wala itong kasugat-sugat. Sa likod naman niya ay lumitaw si Velvet. Naduguan at wala ng buhay. Anong nangyari? Ilusyon lang ba ang napanood natin? Panalo si Ashrin! Nakakamangha ito! Gulat na gulat ang announcer sa pangyayari. Bumalik si Ashrin sa lounge pero di nito kinausap si Benny. Lumapit si Benny at hinarap siya sandali ni Ashrin. Hindi ka pa handa. Pero kapag dumating na ang tamang oras, kausapin mo ko. Ang liwanag ng iyong puso ang siyang gagabay sa'yo sa pag-alis sa kadiliman ng iyong pagkatao. Makahulog ang wika ni Ashrin at umalis na. Samantala, nagkaroon ng malaking riot at protesta sa main plaza, malapit sa Marine Corps Shrine. Ang mga taong nasa likod ng kaguluhan ay pawang mga miyembro ng kilusang magsasaka. Sinubukang i-contain ng pulisya ang nanggugulo pero nagsimulang gumamit ng mga sandata ang ilang miyembro, kaya napilitang magpaputok ang mga pulis. Nakarating ito kay Richmond. At agad naman niyang tinignan ang sitwasyon. Ilang tao na rin ang nasaktan sa pangyayari. Akala ko ba may usapan na kayo ng leader ng grupo na yan, Mr. Richmond? Tanong ng isang opisyal ng gobyerno. Napabuntong hininga si Richmond. Gal, yan damong kotse. Kakausapin ko sila ng personal.
utos ni Richmond. Pero sir, baka manganib ang buhay nyo kapag nakipagkita ka sa mga taong to. Ayon sa balita, masyadong mataas ang tensyon sa lugar. Pagpigil naman ni Gal. Okay, i-assemble mo na lang squadron. Wika ni Richmond. Ang drones na gagamitin nila ay aerial surveillance pacifier sa mga high-tech drones na ginawa ng kanilang organisasyon. Ang bagong organisasyon na kumolekta at nag-archive ng lahat ng nakuhang texts mula sa imperyo ni Asmodeus kasama na din ang mga sinukong armas. Sila na ang nangangasiwa ng lahat ng kagamitan mula sa simpleng office computer hanggang sa pinaka-complex na weapon system ng makabagong panahon. Ang squadrons ay mga drones na gagamitin nila para maging mga flying surveillance cameras na rumoronda 24/7 at may AI system na kayang gumawa ng hakbang. Kapag nakakita ng anumang gulo, krimen o kahinahinalang aktibidad, malaki naman ang tiwala ng ilang opisyal ng organisasyon dito dahil ang tanging kumokontrol sa mga ito ay ang mga gobyernong nagmamay-ari sa kanila. At sa puntong ito ay si Richmond ang may kontrol sa squadrons ng sinasakupan niya. Sumunod sa utos si Gal at agad pinalabas ang isang squadron para i-clear ang area. Tignan nyo! May squadrons! Sabay turo ng isang rallyista nang makita ang paparating ng mga drones. Lumutang ang mga ito sa area at gumawa ng line formation. Bumukas ang dalawang opening sa gilid ng drones at naglabas ng gas canisters sa mga nagrarayot. Naglabas ng usok ang mga canisters. Nagsimulang nagpulasan ang mga rallyista pero nagulat ang mga taong nakalanghap ng usok ay nagsimulang hindi makagalaw. May halong kemikal ang usok na kayang iparalyze ang sino mang makalanghap nito para ma-neutralize kaagad ang gulo. Nagsuot ng gas mask ang mga pulis at agad inaresto ang paralisadong mga rallyista. Ilang sandali pa at dumating na ang sasakyan ni Richmond na pumarada sa central square ng plaza. Bumaba ito at nilapitan kaagad ng mga pulis para protektahan. Lumapit din sa kanya ang officer in charge na si Chief Gamboa. Sumaludo ito kay Richmond. Hindi na dapat kayo nagpunta dito, sir. Naayos na namin po ang sitwasyon. Wika ng pulis. Alam ko, pero gusto kong makausap ang leader nila. Tugon ni Richmond. Nagkaroon ng pagpupulong sa isang gusali malapit sa plaza at pinapasok ang tatlong leader ng grupo at hinarap kay Richmond. Nakaupo sila na magkaharap at nasa gitna ang isang malaking lamesa. Nasa likod naman ni Richmond si Gal. Masungit ang itsura ng mga leader at halatang stressed. Pinakita mo rin ang tunay na kulay mo, Richmond. Nangako ka sa amin noon pero kasi nangwalingan lang pala yun. Gusto lang namin isigaw ang mga karapatan namin. Pero naging marahas sa amin ang mga pulis. Singhal ng isang leader. Taba, nasaan ang kalayaan pinangako mo sa amin? Nasaan ang pagbabagong sinasabi mo? Ang nakikita lang namin sa paligid ay katulad lang rin ng ginawang pang-abuso ng imperyo ni Asmodeus. Segunda ng isa pang leader. Tinaas ni Richmond ang kamay niya at tumigil ang mga leader sa kakareklamo. Una sa lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang ginawa ninyo ay direktang paglabag sa batas. Saad ni Richmond. Anong paglabag? May karapatan kaming gawin yon. Sambit kaagad ng isang leader. Tinaas muli ni Richmond ang kamay niya. Wala kayong permiso para magprotesta sa lugar na yon. Sagot ni Richmond. Paano kami makakuha ng permiso kung hindi kami binibigyan ng permiso ng Kapitolyo? At walang nakikinig sa amin. Pumikit si Richmond sandali at kinuskos ang noo niya. Halatang walang planong makinig ang mga leader sa kanya at tila naghahanap ito ng dahilan para mag-away at magkagulo. Sumenya si Richmond sa mga tauhan niya at umalis ang mga ito. Hindi kumibo ang mga leader sa tila mabigat na presensya ni Richmond. Naramdaman ng mga ito na hindi basta-basta ang kaharap nila. Ito mismo ang anak ng adviser ni Asmodeus at mismong nagdeklara ng giyera sa bansa at muntik din itong magtagumpay. Kung gulo ang hanap ng mga leader, ay mas matinding gulo ang kanilang mahahanap kay Richmond.
Ilang segundong natahimik ang mga ito habang tinitignan ni Richmond. Tinaas niya ang kamay. Sinusubukan ko itong ayusin sa mahinahong usapan. Alam ko ang mga plano, agendas, motibo at hangarin ng grupo nyo. Galing ako dyan. Kaya huwag niyong kalimutan kung sinong kaharap nyo. Nakikinig naman ako sa mga hinaing nyo at ginagawa kong lahat na makakaya ko. Sinubukan kong pagkaisahin muli ang mga opisyales at ordinaryong tao. Lahat naman tayo gusto ng maunlad na pamumuhay. Kaya nga nakabangon rin tayo sa malaking dagok ng kahapon. Pinakita ko na rin sa inyo ang mga plano ko, di ba? At unti-unti naman itong natutupad. Marami ng mga dayuhan ang nag-i-invest sa atin. Umuunlad ng pamumuhay natin. Bumabalik na tayo sa normal na buhay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sadya bang nahihirapan kayo sa batas o hindi lang talaga kayo marunong makontento sa mga tinatamasa ninyo? Mahabang wika ni Richmond. Nagkatingin na ng mga leader. Tumango lang ang mga to. Natapos ng maayos ang pagpupulong at pinakawala ng mga nahuling miyembro ng kilusang magsasaka. Samantala, naging balita ang maayos na pagpigil ni Richmond sa riots. Nalaman ito ng isang representatibo noon ng Alliance Forces. Pinapanood niya sa TV sa loob ng kanyang opisina ang balita. Tahimik itong nanonood at nasa likod niya ang assistant niya. Mabilis niyang binagsak ang kamay sa lamesa dahil sa galit. Ihanda mo ang appointment ko! Utos ni Camelon sa kanyang assistant na dalaga. Yes, ma'am. Sagot naman ang assistant. Buisit ka talaga, Richmond. Hindi na kita hahayaang muling magpabango sa publiko. Pipigilan kita agad bago pa makapag-isip ang elders na iangat ka sa mas mataas na posisyon bilang direktor. Wika ng babae sa sarili. Ang posisyon na tinutukoy ng babae ay ang head director na siyang planong ibigay na posisyon para sa buong sakop ng dating imperyo. Sa ngayon ay bakante pa ito at wala pang formal na desisyon ng Marine Corps tungkol dito. Ang magiging HD ay siyang magiging overall na pinuno ng buong organisasyon. Malaki ang pangarap ng babae. Isa ito sa mga lihim na nagbigay ng tulong at suporta mula kay Asmodeus nang nilusob nito ang bayan ng San Pablo. Hindi man ito loyalista ng yumaong diktador, lihim pa rin niyang sinuportahan ng imperyo. Ang susunod na maghaharap ay sina Venus at Boy Negro. Anunsyo ni Hammer. Napangiti si Venus at nanlilisik ang mga mata. Parang musika sa kanyang tengang announcement. Ngayon ay may tsansa na siyang ilabas ang galit niya sa negrong boxer. Tinignan niya si Benny at nag-thumbs up lang ang lalaki. Nagkaharap ang dalawa sa gitna ng arena. Armado si Venus ng dual pistols habang wala namang dalang armas si Boy Negro. Ngumiti si Boy Negro kay Venus. Alam kong madalas mo akong pagmasdan mula nang magsimula ang torneo. Pero hindi ka pamilyar sa akin. Nagkita na ba tayo nun? Naalala ko agad ang mukha ng isang tao. Kahit isang beses ko lang siyang nakita. Pero ikaw. Wika ni Boy Negro habang tinitignan ang katawan ni Venus. Kahit na hindi nakabataan si Venus, mukha pa rin itong teenager sa kanyang itsura at ang king ganda. Tama ka nga. Pero ikaw, kilalang kilala kita. Isa kang halimaw. Galit na sagot ni Venus. Ah, nakuha ko na. So palagay ko, pulis ka. O isa lamang sa mga tagahanga ko sa internet. Sabay ngiti ni Boy Negro. Isa si Venus sa mga bayaning hunters na nakipaglaban sa mananakop at diktador na si Asmodeus. Maganda siya, sexy, matalino, pero lubhang mapanganib. Kilala si Venus sa pagiging mahusay sa one-on-one combat at matinik na sniper specialist sapagkat former Black Hawks ito. Kaya hindi siya maaaring maliitin ng sino man. At sa kabila naman, ipapakilala ko sa inyo si Boy Negro. Si Boy Negro ay isang undisputed boxing champion.
at mixed martial arts with an undefeated record as well. Malachita ang braso't hita nito at mabilis itong kumilos. Kaya nga, siya ay binansagang Jaguar. Kinakatakutan noon si Boy Negro sa arena dahil malabrutal na pagpapabagsak nito sa mga nakakalaban niya. Subalit maliban sa malinis niyang record, may tinatago ring lihim si Boy Negro na dito nyo lang masasaksihan. Kaya humanda na kayo sa magaganap na laban. Tiyak na kapanapanabik ito. Bulalas ng announcer. Napangiti naman si Boy Negro sa narinig. Black Hawks pala ha? Hindi ako makapaniwalang pinapayagan pala nilang mag-apply ang isang magandang katulad mo. Ilang taon ka na nung pumasok ka sa Black Hawks? Malamang napakabata mo pa nun. Kahit hanggang ngayon, bata mo pa rin tignan. Pero hindi na mahalaga kung sasagutin man ako ng oo o hindi. Matitikman mo din naman ang bangis ko sa ring eh. Good luck. Tumalikod si Boy Negro kay Venus at naglakad palayo. Sigurado ka ba ungas na ganyan ang napili mong distansya sa akin? Hinawakan ni Venus ang dual pistol niya at tumigil si Boy Negro. Sa tingin mo ba kaya mo akong patamaan sa ganyang distansya? Grabe ka naman. Masyado mo na ako minamaliit niyan. Wika pa ni Boy Negro. Dahil kung tutuusin, mas liyamado si Venus sa pwesto nila ngayon dahil madali na lang sa kanyang paulan na ng bala si Boy Negro. Biglang humarap si Boy Negro at isang dash ay nakalapit ito kaagad kay Venus. Napigilan ng kanyang mga kamay ang pagbunot ng dalaga at isang malakas na siko ang tumama sa braso ni Venus. Dama ng babae ang impact kahit nakadepensa ito. Umatras siya at mabilis na tinutok ang mga baril. Nakailag ng kaliwat kanan ng katawan ni Boy Negro at hindi ito tinamaan ng mga bala. Magkakasunod na mga siko ang umatake kay Venus at inilagan niya ang mga ito habang umaatras. Nag-backflip ng dalawang beses palayo ang dalaga pero nagulat siyang nakalapit na si Boy Negro sa kanya. Tinamaan sa sikmura si Venus at tumilapo ng katawan niya ng ilang metro. Napadura ito ng dugo at habang nakabagsak siya ay agad siyang pinatungan ni Boy Negro saka hinawakan ng mga kamay niya. Tinapon ng lalaki ang mga baril at gamit ang isang kamay ay pinunit niya ang suot na damit ni Venus. Sabay tawa pa ni Boy Negro. Huwag! Sigaw ni Venus pero wala itong lakas. Sinapak ito sa mukha at nahilo si Venus. Nanlaki ang mga mata ni Benny pero wala itong magawa. Nakasara ang arena at walang sino man ang pwedeng pumasok upang makialam. Lumitaw ang puting brand ni Venus at kaagad sumilay ang ngiti sa mukha ng boxer. Sabi ko na nga ba, napakabata mo pa. Di nga ako nagkamali. Wika pa ni Boy Negro. Buisit! Lumaban ka, Venus! Sigaw ni Benny. Tayo, Venus! Tumayo ka! Sigaw din ni Sharon. Umalag si Venus at sinubukan niyang suntukin si Boy Negro. Pero nasalag lang nito ang kamaunang babae. Hindi mo ako kayang pigilan, babe. Kaya relax ka na lang. Magugustuhan mo rin naman to eh. Hinalikan nito ang leg ni Venus. Hindi pa rin makapalag ang babae. Wisit kang manyakis ka! Galit ni Venus. Mukhang nasa panganib ngayon si Venus. Pero ang torneyong ito ay walang specific rules tungkol sa pwedeng gawin ng bawat mandirigma. Kaya no foul ang ginawa ni Boy Negro. Wika ng announcer. Galit na binagsak ni Benny ang kamay sa pader. Ang gagawin ko na lang ngayon ay ang patulugin ka para di ka na makapalag pa.
Pinagsusuntok ni Boy Negro ang mukha ni Venus para lalo itong mahilo at mawala ng lakas. Halos imatay na si Venus sa malalakas na kamao ni Boy Negro. Wala itong lakas ng tangkaing hubarin ng boxer champ ang kasuotan niya. Tumigil ka! Hayop ka! Sigaw ni Venus. Bigla niyang naalala ang pinagdaanan niyang mga abuso. Tila walang nagbago sa kanyang buhay. Isa na namang lalaki ang magtatangka sa kanyang katawan. Ngayon masisilayan mo na kung paano hampasin ni Moses ng tungkod ang karagatan ng lawa. Maghuhubad na sana ito, pero biglang sinalubong ng kamao ni Venus ang bayag ni Boy Negro at sa bilis nito ay napisat ang itlog ng lalaki. Sigaw ng manyakis na Negro nang mapisa ang kanyang bayag. Oh my gosh! Naisahan doon si Boy Negro! Komento pa ng announcer. Tumayo naman si Venus at sinapak sa mukha si Boy Negro. Put na mong manyakis ka? Kaliwat ka ng kamao ang pinakain ni Venus sa mukha ni Boy Negro at tinadyakan ulit niya ang bayag ng lalaki. Napahiga at gumulong-gulong si Boy Negro sa sakit. Dito nagkaroon ng panahon si Venus na pulutin ang kanyang mga baril. Binaril ni Venus sa paa si Boy Negro. Huwag! Binaril din ang kabilang paa. Kumapit ka lang mabuti, Boy Negro, dahil tiyak na magugustuhan mo rin to. Inampas ni Venus ng hawakan ng baril ang mga mata ni Boy Negro at nabasag ang bungo nito at nabulag ang kanang mata sa impact. Napatihaya si Boy Negro at nangihina. Binaril ni Venus ang magkabilang braso ng lalaki. Nagreload pa ito at binaril din ang gitnang bayag ng lalaki. Lumabas sa puwit ang bala na tumama pa sa pavement. Tama na! Tama na! Pakiusap ni Boy Negro. Tama na? Talaga? Gusto mong tumigil ako? Pero akala ko gusto mo rin to. Binaril ulit ni Venus si Boy Negro at tinamaan ang kanang bayag ng lalaki. Nangisay sa sakit ang boxer. Well, mukhang panalo na si Venus sa labang to. Kaya ang nagwagi ay walang iba. Binaril ni Venus ang bulletproof glass na nakakover sa silid ng announcer at tinitigan niya ito ng matalas. Napadaing naman sa takot si Hammer. Hindi pa ako tapos sa gagong to. Sabay baril ni Venus sa kaliwang bayag ni Boy Negro. Duguan sa pavement si Boy Negro at nag-aagaw buhay na ito. At heto naman ang para sa mga inosenteng na biktima mo. Tinadtan ni Venus ang pagkalalaki ni Boy Negro at para itong binaril ng shotgun sa singit sa tindi ng pinsala. Nawala na ng buhay ang negrong boxer matapos maubos ang bala ni Venus. Halos hubot-hubad itong bumalik sa fighter's lounge. Unang lumapit sa kanya si Kenji at inabot ang isang jacket na suot nito. Tinanggap naman ito ni Venus. Hindi sila nagkibuan at dumiretso lang ang babae. Kumusta ka, Venus? Nag-aalalang tanong ni Benny. Tumangulang si Venus. Makalipas ang ilang oras ay nagpatuloy muli ang matitinding laban sa pagitan ng mga binihag na mga mandirigma. Kakatapos pa lang ng isang laban at nanonood muli si na Benny habang nasa gilid niya si Sharon. May napansin lang ako, Benny. Mukhang sa round na to ay hindi nila pinaglalaban ang magkakaibigan o yung magkakasama sa team. Uwi ka ng dalaga. Tama ka. Hindi nga nila ginagawa yun. Sagot naman ni Benny. Bakit? Hindi ba't randomize ang round na to? Uwi ka pang muli ni Sharon. Tama. Pero hindi nila ginawa. Gusto nilang paglabanin ang mga mandirigma sa bawat team.
Namimili sila ng mga ilalahok sa laban upang ma-analyze at masubaybayan maigi ang skills at potential ng fighter. Kaya gusto kong mag-ingat ka sa mga kilos at galaw mo. Payo naman ni Benny. Oo, Benny. Ikaw rin mag-iingat ka. At niyakap ni Sharon ang kaliwang braso ni Benny. Kukuha lang ako na mainom natin, Sharon. Dito ka lang. Naglakad palayo si Benny at sinundan lang ito ng tingin ni Sharon. Nadaanan ni Benny si Venus na kinakausap ni Kenji, ang M14 agent ng Special Forces. Tumango si Kenji kay Benny bilang pagrespeto dito. Hindi na nag-react si Benny. Napaka-misteryoso talaga ni Benny. Wika pa ni Kenji. So ano naman ngayon? Sabat ni Venus. Well, di ba magkasangga kayo? So alam mo ang storya niya. Tanong ni Kenji. Tanungin mo sarili mo. Sagot lang ni Venus. Hindi ako sigurado sa impormasyon ng lalaking yun eh. Pero alam mo naman ang mga tulad natin may military backgrounds. Malalim ang storya. Kaya mong tanawin ang pinakamababa ng balon at aakalain mong malapit lang ito dahil sa sobrang linis ng tubig. Subalit hindi mo alam kung gaano ito kalalim. Kapag ikaw na ang bumaba upang suriin ito, kaya duda ako sa pagkatao niya. Makahulog ang sambit ni Kenji. Wow, ang lalim mo pala. Medyo sarcastic na sagot ni Venus. Grabe ka naman. Hindi naman ako masyadong ganun. Eh ikaw? Tanong ni Kenji. Masyado ka ng madaldal. Alam mo ba yon? Wika ni Venus. Kaya asar ka na. Huwag ka mag-alala. Maayos naman akong kausap. Tugon ni Ken. Pero napansin ni Venus ang bahagyang panginginig ng lalaki. Oh, bakit ka naman ininerbius? Nilalamig ka ba? Nakangiti lang si Kenji at kumuha ng baso na may alak. Uminom ito ng straight at walang yelo. Naglagay din ito para kay Venus. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Kenji at Kurt! Wika ng announcer. Oh, ako na pala ang susunod. So hawakan mo muna sa akin to ha. Binigay ni Kenji ang bote kay Venus. Tinignan lang ni Venus si Kenji at lumabas na ang lalaki patungo sa arena. Si Kenji ay isa sa miyembro ng M14 Special Forces, isang unit na specializes sa tactics, infiltration at sabotage. Samantalang si Kurt naman ay parte noon ng security details ng presidente at isa sa pinakamalakas na defenders. Kaya panoorin natin kung saan hahantong ang labang ito. Wika ng announcer na si Hammer. Kailangan pa ba nilang sabihin yan? Nakakahiya tuloy sa lalaking to. Wika ni Kenji. Magsisisi kang hinarap mo ako. Sagot naman ni Kurt. Siguro nga. Ang laki mo nga tignan eh. Sabay turo ni Kenji sa maskuladong katawan ni Kurt. Makapalang balbas at bigote nito at may malaking espada sa likod na kurbada. Habang si Kenji naman ay walang sandatang dala, kundi ang hawak niyang multitask Swiss knife na may kasamang gunting at nail cutter. Si Kurt ay may kakaibang swordplay technique na ginagamit na ng kanyang angkan sa sinaunang panahon. Ang pagsasayaw ng espada gamit ang kurbadang blade ng kanyang espada, ang kanyang mga atake elegante ang kilos at maraming paikot na mga galaw. Nagsimulang umatake ng ilang tabas si Kurt kay Kenji. Hindi niya magawang salagin ng bawat atake at mabilis na lang itong umilag-ilag. Sa laki ni Kurt ay nakakapagtakang mabilis itong gumalaw. Mukhang mahilig ka sumayaw Kurt ah. Pero pasensya na, hindi ko hilig ang ganyang bagay. Magmumukha lang akong Santa Claus na sumasayaw sa niebe kasama mo. Biglang naasar si Kurt sa biro ni Kenji. Gago, wala kang respeto ah.
Galit na sigaw ni Kurt. Sasabi lang naman ako ng totoo eh. Yumuko at nag-split pa si Kenji nang ito ay umiwas sa espada. Gamit ang kanyang Swiss knife ay hiniwa niya ang kanang Achilles heel ni Kurt. Napaluhod ang malaking mama pero tumayo itong muli. Nag-enjoy ako sa pagpapamalas mo ng kultura niyo sa labang to. Pero ayoko magsayang ng pawis sa'yo. Masyadong nakaka-dehydrate yun. Pasensya na. Wika pa ni Kenji at kumpiyansa itong matatalo ang kalaban. Sa tingin mo ba, papapas lang mo ako sa sandata mong yan? At nagdala ka pa talaga ng nail cutter ha? Dati ka bang manikurista? Sagot naman ni Kurt. O ba't sira ulo to ah? Lagot ka sa akin. Ani Kenji, pinaikot ng mabilis ni Kurt ang espada at gumawa ito ng nakakabulag na liwanag nang gamitin nito ang refleksyon ng ilaw sa paligid para tumama sa mga mata ni Kenji. Napapikit ang lalaki at mabilis sumugod si Kurt. Nasira ang paligid na kinatatayuan ni Kenji at tumilapon nitong punitang damit. Duguan din ito sa mga pinsala pero buhay pa. Nagawa mo pang punitin ang damit ko ah. Balak mo ba akong pagsamantalahan? Mas lalong nainis si Kurt kay Kenji. Nagkaroon ng malakas na hangin sa paligid ni Kurt dahil sa pagpapaikot nito ng kanyang espada. Hinagis nito ang espada at para itong malaking saw cutter na papalapit kay Kenji at dala ang malakas na hangin. Nag-backflip palayo si Kenji. Nailagan niya ang espada subalit sinalubong siya sa ere ni Kurt at nabigla siyang hawak nito ang handle ng espada pero wala ng blade. May lumabas na spike sa kabilang dulo ng hawakan at naging palaso ang hawak ni Kurt. Umunday ito ng saksak sa dibdib ni Kenji. Sinalag ni Kenji ang kanang kamay at pumusok sa palad niya ang palaso. Inila niya ito at nakalapit si Kurt. Mabilis umatake si Kenji at hiniwa ng Swiss knife ang leeg ng malaking katunggali. Sabay naglanding sa pavement ang dalawa. Sumirit ang dugo sa leeg ni Kurt pero tinakpan lang ito ng kamay. Buisit, dapat binaon ko palalo. Bulong pa ni Kenji. Nagkamali kang magdala ng kutsilyo para manghiwa lang ng tinapay. Pangungutsa pa ni Kurt. Nanlilisik ang mga mata nito at excited sa kanyang susunod na gagawin. Kinabit ulit nito ang blade ng espada sa handle at bumalik sa loob ng hawakan ng spike. Naghanda itong muli para umatake. Kamatayan mo na ang susunod! Sumugod si Kurt pero bigla itong huminto at bumagsak sa sahig. Nanginginig ang katawan nito at tinignan lang ito ni Kenji. Anong nangyari? Bigla na lang bumagsak si Kurt at hindi ito makagalaw ngayon. Pagtataka ng announcer. Buti umepekto na rin ang gamot sa katawan mo. Sugod ka kasi ng sugod eh. Lingid sa kalaman mo, may bahid ng laso ng kutsilyo ko. At kapag nadaplisan ka nito, pihadong tapos ka na. Unti-unting mapaparalisa ang bawat kalamnan mo sa katawan hanggang sa makaramdam ka ng sakit na ngayon mo lang mararanasan. Mas triple ang madadama mong sakit kapag dahan-dahan ko ng hiniwa ang balat mo. Perpektong panimula para sa interogasyon at pasakit sa iyo. Paliwanag pa ni Kenji. Lumapit siya kay Kurt. Hindi lingid sa kaalaman ko na marami kang nalalaman tungkol sa grupong to. Suportado ng malalaking opisyal ng gobyerno ang lugar na to. Kaya kung ako sa iyo, Egan, sabihin mo na lang sa akin ang lokasyon nito at sinong nasa likod ng bungo. Dugtong pa ni Kenji. Binaril sa ulo si Kurt gamit ang isang automated gun turret na naka-install sa paligid ng arena. Napatingin si Kenji sa announcer at hindi magandang reaksyon nito. Hindi nyo kami maikukulong dito ng matagal. Sooner or later, isa sa amin ay makakatakas din dito at pababagsakin ang lugar na to. Pagbabanta ni Kenji bago ito umalis sa arena.
Matapos ang laban ni Kenji ay tila nagkaroon ng respeto si Venus dito. Nagkausap sila habang hinahanda pa ang isang laban. Ngayon, ang susunod namang maglalaban ay sina Blade at Sonic. Si Blade ay isa sa matinik na Blade Assassin at gumagamit siya ng maraming patalim. Habang sa kabilang kamay naman ay si Sonic, may lahi itong hapon at kabilang sa mga legend samurai at biyasa sa paggamit nito. At ang dalawang taong ito ay kilala sa pagiging walang talo. Ngayon dito, masusubok kung sino sa kanila ang hihirangin pa ring undefeated. Wika ng announcer. Lumabas sa arena si Blade. May dala itong iba't ibang patalim na nakasabit sa kanyang katawan. Habang si Sonic naman ay may nakatakip na panyo sa muka at may dalang dalawang katana na kulay itim at pula. Mas maikli ang pulang katana niya kaysa sa itim. Nagkaharap ang dalawa pero may distansya ang mga to. Nagsimula ang laban at apat na patalimang lumipad patungo kay Sonic. Naglaho si Blade at lumitaw ang apat na anino nito na hawak ang patalim. Sabay umatake ang apat at inilagan ito ni Sonic. Naglaho muli si Blade at umikot-ikot sa ere ang apat na patalim at para itong boomerang na umatake muli kay Sonic. Nasa lagnang samurai gamit ang pulang katana niya ang patalim pero nabiyak ang mga patalim at naging 16 at sabay-sabay umatake kay Sonic. Tumama ang mga patalim pero naipon lang sila sa kinatatayuan ni Sonic nang naglaho ito na parang bula. Mabilis ka, pero hanggang saan yung bilis mo? Pagmamalaki ni Blade habang hinahabol sa bilis si Sonic. Parehong halos hindi na makita ang dalawa. Totoo bang matagal kang namuhay sa mundong ito at hindi ka man lang tumanda? So, isa kang immortal, tama? Dagdag pa ni Blade pero hindi kumikibo si Sonic. Naghagis ng daan-daang mga patalim si Blade at kontrolado nito ang galaw ng bawat patalim sa ere. Hinabol ng mga ito si Sonic at na-corner ng palibutan nito. Huli ka! Parang ingay ng ulan ang tindi ng mabibilis na atake ng mga patalim kay Sonic. Sumabog ang mga patalim at lumayo ang mga ito sa samurai. Inampas niya lang ng pulang katana ang mga patalim ko? Imposible! Di makapaniwala si Blade. Lumitaw sa likod ni Blade si Sonic. So mamamatay ka rin lang naman sa mga kamay ko. Kaya bilang awa, sasabihin ko sa iyo ang isa sa mga sekreto. Matagal na ako nakikipaglaban mula pa nung feudal era at kasama ako sa mga hapong sumakop sa bansang to. Mukha lang akong Pinoy, pero purong Haponesa ako. At ako lang naman ang kauna-unahang taong nakapatay sa mga aswang dito sa bansa bago pumutok ang gera. Paliwanag pa ni Sonic. Sumabog ang katawan ni Blade at bumulwak ang dugo at laman nito sa pavement. Napatingin si Sonic sa announcer at tahimik lang itong bumalik sa kanyang pwesto. Nakatingin sa laban sina Jenna, Greta at Jonah. Si Sonic lang ang tanging mandirigma na sumama sa clones at hindi ng laban. Nai-record mo ba ang sinabi ni Sonic? Tanong ni Jenna. Pinarinig ito ni Jonah at napangiti si Jenna sa kanyang narinig. Mukhang may winner na tayo agad. Wika pa ni Jenna. Samantala, nagkita naman sina Ashrin at Benny sa isang tagong lugar sa loob ng base ng bungo. Aminado si Benny na malaking problema para sa kanya ang binibigay ng alternate personality niya mula sa paggamit ng niraya. Kinonsulta niya si Ashrin. Sa loob ng isang maliit na silid, nag-usap ang dalawa at parehong nakaupo sa sahig. Ano pa bang ibang nalalaman mo tungkol sa niraya? Tanong ni Benny. Di gaanong marami. Nadinig ko lang to sa matatanda, pero pamilyar ito sa astral abilities ko. Sagot naman ni Ashrin. Astral abilities? Ano naman to? Pagtataka ni Benny. Ang plane existence namin ay may kapangyarihang itago ang ganitong bagay. Benny, ang enerhiyang dumadaloy sa katawan namin araw-araw
ay konektado sa pre-existence ng universo. Sa madaling sabi, kaya kong manipulahin ng ibang tao kahit gaano man ang kanilang enerhiya, at tinatawag ang teknik na ito bilang Astra. Subalit ang niraya naman ay may kakayahan na manipulahin ang sarili mong enerhiya, at tinatawag naman itong karma. Binibigyan ka nito ng kakaibang lakas at bilis sa laban. Pero kapag nasobrahan ka sa paggamit nito, lalamunin niya ang buong katawan mo na parang kanser. Lilitaw siya sa katawan hanggang sa tuluyan ka na niyang makontrol. At siya na ang magmamando sa sarili mong pag-iisip. Naintindihan mo ba ako, Benny? Paliwanag ni Ashrin. So paano ko ito mapipigilan? Tanong ni Benny. Tulad ng sabi ko, para lang itong kanser. Kailangan itong tunawin. Subalit kung itataboy mo ito sa katawan mo, ay hindi ganun kadali sa inaakala mo. Ang paraan lang para matanggal ang niraya ay dapat kang sumailalim sa astral energy. At ito ang astral manipulation. Una, kailangan mong mabuksan ang astral gates. At may tatlong gates sa loob ng katawan mo. Ang head gate, heart gate at body gate. Lahat ng ito ay kailangan mong ikonekta sa astral plane. At saka, kailangan maging kalmado ka sa bawat segundo. Pinitik ni Ashrin ang daliri at naglabas ito ng apoy na kulay violet. Isa itong enerhiya na nagmumula sa astral plane. Paano ko mabubuksan ang astral gates ko? Tanong pa ni Benny. Kailangan mo pa ng masusing pagsasanay, Benny. Pero pwede mo itong simulan sa meditating upang alalahanin ang nakaraan at ipayapa ang sarili mo. Mag-focus ka lang. Tugon ni Ashrin. So, matutulungan mo ba akong alisin to sa katawan ko? Wika ni Benny. Oo, Benny. Maaari kitang bigyan ng pabor. Pero hindi dito sa lugar na to. Ang kapalit naman ito ay kung makukuha mo ang Phantom Drive at tulungan mo akong makatakas dito. Sa ganong paraan, matutulungan na kita sa problema mo. Sambit naman ni Ashrin. Okay, may kasunduan na tayo. Pero ano yung Phantom Drive? Pagtataka ni Benny. Ang Phantom Drive ay acronym ng AI system na ginagamit na teknolohiya ng bungo. Ito ang sandata nila para patuloy sa paggawa ng iligalang grupong to. Tugon naman ni Ashrin. At bakit mo naman to kailangan makuha? Seryosong tanong ni Benny. Kaya ako nandito dahil may isa akong layunin, Benny. Sagot ni Ashrin. So sinadya mo talagang magpahuli sa bungo para dito? Sambit ni Benny. Parang ganun na nga. At kapag nakuha ko ng Phantom Drive, sisirain ko to kaagad. So hanggang dito na lang muna. Masyado ng mahabang oras natin dito. Baka mapansin na nila na wala tayo sa mga pwesto natin. At nga pala, kailangan na tayo-tayo lang nakakaalam sa pinaplano natin, Benny. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumangulang si Benny. Lumabas ng silid ang dalawa at naghiwalay. Sinalubong si Benny ni na Venus at Kenji. So anong plano? Tanong ni Kenji. Una, kailangan nating makuha ang Phantom Drive. At posibleng nakatago to sa mainframe ng pasilidad. Ako nang bahala sa distraction at kayo na ang kumuha nito. Okay? Wika ni Benny. Teka sandali. Ngayon na pala natin to gagawin? Pag-aalangan ni Kenji. Bakit? May gagawin ka pa bang iba? Tanong ni Venus. Medyo maiksi lang kasi ang oras na meron tayo. Patuloy pa rin sa pag-usad ang torneo sa arena. Kaya sa tingin ko, mas gagana ang plano natin kung mas marami tayo. Mungkahi pa ni Kenji. So kakaibiganin natin ang natitirang fighters para makipagtulungan sa atin? Tanong ulit ni Venus. Sweetheart, kaya nga ako mabait eh. Sige na, ipapakilala ko kayo sa mga gang dito. At alam kong makakatulong sila sa atin. Tugon naman ni Kenji. Gang? Kailan ka pa sumalis sa gang?
Sumunod sina Venus at Benny kay Kenji. Dumiretso sila sa isang maluwag na locker room at naghihintay ang apat na tao. Lumapit si Kendra, ang babaeng fighter at sniper specialist. May dalawa itong kasama at si Sharon naman, ang huli na nakatambay sa sulok. So napilit mo rin sila? Tanong ni Kendra at nakangiti ito kina Kenji at Benny. Tumango si Kenji at nakipagkamay ito kay Kendra. Guys, nais kong ipakilala sa inyo si Footlong. Tinuro ni Kendra ang isang martial artist. Nakabrush up ang buhok nito. Matalas ang tingin at kitang-kitang kumpiyansa sa sarili. May hawak itong isang mahabang patpat. Bihasa sa serpent style si Footlong. Ang matinik at mapanganib na assassin sa hilaga. Pagmamalaki ni Kendra. Oo, nakita ko na siyang lumaban kanina. Mabilis siya at mataas ang accuracy level. Wika pa ni Kenji. Hindi lang yan. Ang estilo ko talaga ay nakabase lamang sa sipa at suntok. Hindi ako matuturing na mandirigma kung palyado lahat ng atake ko. Sabat ni Footlong at nakangiti itong may kumpiyansa. Napailing lang si Benny at napansin naman ito ni Footlong. May nais ka bang sabihin, Benny? Wika ni Footlong. Kung magaling ka nga, eh bakit nandito ka? Napatingin kay Footlong ang grupo na may bahid ng ngiti. Nasa downtown ako noon at naglalasing nang biglang may umatake sa akin at binaril ako ng tranquilizer guns. At yun ang pinagsisisihan ko sa buhay. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong makalaban. Subalit nandito ako ngayon at napabilang sa mga bihag. Kaya ipapakita ko sa kanila ang kakayahan ko. At ipaparealize kong nagkamali sila ng taong dinala dito. Sagot naman ni Footlong. Wow! Magaling! Determinadong makabawi! Sabat ng isang lalaki. Kulot ang buhok nito at kayumanggi ang kulay ng balat. Pinakikilala ko nga pala sa inyo si Bordado, isang hitman at eksperto sa pagtanim ng mga bomba at pampasabog. Wika ni Kendra. Gumagamit ka ng bomba para sa assassinations? Tanong ni Benny. Tama ka. Nakakatawa kasi silang makitang lumilipad sa ere. Eh. Sabay bigay ng flying kiss kay Benny. Isang retiradong sundalo at hindi halatang miyembro ng LGBT community si Bordado. At hindi ito isang conventional bomb expert. Ang ilan sa amin ang gagawa ng paraan para makahanap ng matatakasan. At ikaw, Benny, gusto kong pamunuan mo kami. Saad ni Kendra. Oh, bakit ako pa? Tanong ni Benny. Dahil meron kang leadership experience at ikaw ang isa sa pinakamalakas na mandirigma sa buong kasaysayan ng Assassin's Era. Wika naman ni Sharon at nakangiti ito. Lumapit si Footlong kay Benny. Bumulong ito sa lalaki. Paglaban muna tayo. Hulong ni Footlong. Huwag muna Footlong, sa susunod na lang, okay? Sagot ni Benny at napangiti. Pangahawakan ko yung pangako mo, Benny. Sambit ni Footlong at tumango lang si Benny. Samantala, pinatawag si Sonic sa main room ng bungo. Ugis bungo ang kanilang silid at may kalakihan, subalit may tatlong upuan lang sa bawat sulok ng silid. Sa gitna nakatayo si Sonic at nakaharap ito kay Jocelyn aka Jenna. Nagtataka ka siguro kung bakit ka namin pinatawag dito, Mr. Sonic, tama? Pero didiretsuhin na kita. Hindi lingid sa amin ang tunay na katauhan mo, Mr. Sonic. Alam namin ang sikreto mo. Kaya nga, nais naming malaman sa iyong sikreto ng tatlong malalakas na proteksyon. Ang Niraya, Nirvana, at Minerva. Gusto kong sabihin mo sa amin kung anong nalalaman mo tungkol sa Minerva o ang tinatawag na bagong bersyon ng Nirvana. Panimula ni Jenna.
mga tuta ni Hermes. Nakakaawa talaga kayo. Para kayong mga batang paslit na gustong-gustong abutan ng candy. Ang sikreto ng Nirvana ay kasamang naibaon sa hukay ni Asmodeus. Walang sino man ang nakakaalam ng sikreto nun, maliban sa tatlong mandirigma. Kahit ilang dekada na akong namumuhay sa lupa, ay wala pa rin akong alam tungkol sa bagay na yan. Sarkastikong sagot ni Sonic. Sinungaling! Sigaw ni Greta at napatayo ito. Sinasayang mo lang ang oras namin, Mr. Sonic. Kung wala kang balak na sabihin sa amin to, pues, ipapatikim namin sa iyong parusang hinahanap mo. Inarap ni Greta si Sonic. Inilabas nito ang power suit at isang malaking espada ang lumabas mula sa arm guard nito. Sabi nila, di ka raw namamatay? Pues, tignan natin kung totoo nga ba ang chismis na yan. Umatake ito at nagbigay ng malakas na swing ng kanyang espada. Nasangga ito ng katana ni Sonic na kulay pula. Hindi man lang nabiyak ang espada mo ha. Pero wag mo din sanang mamalitin tong hawak kong espadang nang galing pa sa bansa nyo. Wika ni Greta at naghiwalay sila ni Sonic. Etong paborito kong espada. Maliit nga lang siya pero sadyang napakatibay naman niya at di niya ako binibigo. Wika naman ni Sonic. Wow, talaga? Pero hayaan mong ipakilala ko rin sa iyong espada ko. Napansin mo naman na mahaba siya. Simple lang ang disenyo at madaling hawakan. Pero alam mo bang, puno ito ng nanites. Sumugod muli si Greta at bumigwas. Mabilis namang nakailag si Sonic. Ilang ulit pang umatake si Greta, pero hindi nito matamaan ang mandirigmang hapon. Nakangiti lang si Greta at baka sa mukha nitong nag-i-enjoy ito. Sa bawat bigwas nito ng malaking espada, ay nagdudulot ito ng malakas na shockwave sa paligid. Nagkasalubong muli ang kanilang mga espada, pero biglang naglaho ang blade ng espada ni Greta. Dahilan para lumampas ang bigwas ni Sonic at sandali itong nawala ng balanse. Biglang lumitaw ulit ang espada ni Greta at nagawa nitong mahiwa ang likod ni Sonic. Sumirit ang dugo ni Sonic mula sa sugat niya sa likod. Isa pang wasiwas patungo sa mukha ni Sonic ang paparating. Naglaho si Sonic. Lumitaw ito sa likod ni Greta at umatake. Tinamaan ang shoulder armor ni Greta at nagkalamat ito. Umikot si Sonic at dumagdag ng isa pang atake at tinamaan sa sikmura si Greta. Tumalsik ang katawan nito na nagpabalik sa kanyang upuan sa sulok. Nawasak ang upuan sa impact ng pagkakabangga nito. Uy sit, nakalimutan kong isipin na mabilis ka palang gumalaw. Pero hindi na kita pagbibigyan ulit. Tinas ni Greta ang espada at umilaw ito. Dahan-dahang naglaho ang blade nito. Ngayon Sonic, damhin mo ang libo-libong nanites blades na hihiwa sa kalamnan mo. Lumitaw sa ere ang ilang libong maliliit na mga blades at umatake ito sabay-sabay kay Sonic. Mabilis na naglaho si Sonic at hinabol siya ng mga blades ng samurai. Kung saan-saan lumitaw at naglalaho si Sonic at hindi ito mahabol ng blades. Masyadong matalas ang instinct ni Sonic at masyado itong mabilis para kay Greta. Hindi ito nagugustuhan ni Greta dahil pinapanood lang siya ni na Jenna at Jonah. Napapahiya ito. Bumukas ang dalawang pinto sa magkabilang pader ng kwarto at lumabas ang walong clones. Sumabay ang mga to sa bilis ni Sonic. Hinawakan ni Sonic ang kanyang katana at naghanda ng atake. Lumiwanag ng ilang linya sa ere ang tila invisible ng mga taga ni Sonic dahil sa sobrang bilis at binalik niya muli sa scabbard ang katana. Hati-hati ang katawan ng mga clones at bumagsak naman sa sahigang mga nanite blades ni Greta. Paano? Hindi nakapagsalita si Greta at hinarap ito ni Sonic na matalas ang tingin sa kanya. Nakaramdam ng takot si Greta. Malakas ang banta na ipinapakita ng mga mata ni Sonic. Tama na yan. Bulong ni Jenna na nasa likod kagad ni Sonic. Hinawakan lang nito sa balikat si Sonic at hindi na ito makagalaw. Nagulat ang mandirigma.
Lumapit din si Jonah at naging pula ang pupils nito. Biglang nagbago ang paligid ni Sonic. Isang malakas na ilusyon ang kanyang nakikita. Nasa isang kadiliman nito, pero hindi siya nakaramdam ng takot. Malakas siya mentally at physically. Ilan sa mga taong ginamitan ko nito ay nagsisimula ng umiyak at tila na babaliw. Pero ang taong to, kalmado lang siya. At para bang nakita na niya ang impyerno. Paliwanag ni Jonah habang patuloy ito sa paggamit ng kanyang kakayahan para makagawa ng ilusyon at abilidad na makaramdam ng takot ang kanyang mga biktima. Natagpuan naman ni Sonic ang sarili sa kadiliman at tila hindi siya gumagalaw kahit pa sinusubukan niyang maglakad. San ka pupunta? Isang boses ng lalaking narinig niya at malalim ito na parang galing sa hukay. Sinubukan niya itong hanapin pero wala siyang nakikita. Dito. Halos pabulong na boses ng lalaki. Dito. Mas mahinang boses na galing naman sa ibang direksyon. Dito ang daan, Sonic. Hinawakan ni Sonic ang kanyang itim na katana na tinatawag niyang Kiba at naghanda sa isang matinding laban. Ilang dekada na rin simula nung huling gamitan ni Sonic ang itim na katana. Boses muli ng lalaking hindi niya mawari kung nasaan. Nandito ako. Wika pa ng nakalutang na boses. Dahan-dahang bumukas ng kaunti ang katana sa scabbard at naglabas ito ng kakaibang usok. Biglang lumiwanag ang paligid at napunta si Sonic sa nakaraan. Sa feudal era, umuulan at lumiliwanag ang kalangitan sa lakas ng kidlat. Napagmasdan ni Sonic ang nasusunog na malaking palasyo at libu-libong patay na samurai ang nagkalat sa paligid. Karamihan dito ay tadtad ng mga pana. At ang iba naman ay nagkagutay-gutay sa sugat ng katana. At mula sa malaking pinto ng palasyo ay lumabas ang isang mandirigmang nasusunog ang kapa. Pinunit nito ang kapa at hinagis. Lumitaw ang makapal nitong samurai armor at ang malademonyong disenyo ng kanyang maskara ay may lumalabas na usok sa bibig at mata. Naglalagablab naman ng pulang liwanag ang mga mata nito na parang isang diablo. Ito ang mandirigmang kinakatakutan ng lahat, ang pinakaunang recorded na nagkamit ng kapangyarihan ng Minerva. Si Gamabunta, ang master ni Sonic. Hindi nakagalaw si Sonic. Naramdaman niya muli ang takot na akala niya ay nakalimutan niya na. Isang pamilyar na pakiramdam. Naglakad si Gamabunta patungo sa kanya. Sinubukan ni Sonic na ilabas ang kanyang katana pero hindi niya maigalaw ang braso niya. Hindi ito dahil sa takot. Dahil alam niya sa sarili niyang handa siyang mamatay para harapin muli ang pinakamalakas na mandirigma. Nakalapit si Gamabunta at huminto ito. Tinignan ni Sonic. Wala pa rin saysay kahit mamatay ka dito. Malaki ang boses ni Gamabunta. Pwes, patayin mo ako kung kaya mo, Master. Matagal na akong naghihintay para dyan. Patayin mo na ako. Pakiusap ni Sonic. May tamang oras para dyan. Hintayin mo ang panahong magbibigay daan din sa kamatayan mo. At pagkatapos nito, ikaw na ang magmamana sa kasaysayan nating samurai. Naglaho si Gamabunta sa hangin habang tumatawa ito. Napaluhod na lang si Sonic. Hininto naman ni Jonah ang kanyang ability at nasaksihan ng tatlo ang katotohanan sa pagkatao ni Sonic. Wala sa kanya ang sikreto ng kapangyarihan ng Nirvana. Bumagsak si Sonic at nakatulog ito sa pagod. Dinala ito ng isang clone at inilabas sa silid. Umasok naman ang host ng tournament. Handa na ang maglalaban.
Uwi ka ni Hammer. Tulad pa rin ang plano. Ipaalam mo ito sa kanila. Utos ni Jenna. Lumabas muli ang host. Lumapit naman si Greta kay Jenna. Sigurado ka ba dito? Pag-aalala ni Greta. Kukumpletuhin na natin ang misyon at hindi na tayong mabibigo pa, Greta. Sagot ni Jenna. 10 mandirigma na lamang ang natitira sa tournament. Gumawa ng announcement ang host ng laban. Tapos na ang individual fighting tournament. Isang hakbang muli ang gagawin nila. Magpa-partner ng dalawa ang mga mandirigma laban sa isang mas mataas na level ng clone na kakalabanin nila. Isa itong paraan para mas mapabilis na matuto sa laban ng clone at mas madali nilang makuha ang kinakailangan nilang combat datas. Sa laban na to, meron tayong Footlong at Kendra. At ang makakalaban naman nila ay ang Advanced Clone. Ang unang clone ay tinatawag na Minimal at ang pangalawa naman ay tinatawag na Genus. Lumabas ang Genus at nakapantalon lamang ito at combat boots. Katulad ng naunang clones, pareho lang ang itsura nito pero tila mas kakaiba ang aura nito kesa sa dati. Umasok naman sa arena sina Footlong at Kendra. May dalang mahabang patpat si Footlong. Habang may AK-47 at mga granada naman si Kendra. Mag-iingat tayo sa isang to. Uwi ka ni Kendra. Ikaw ang dapat mag-ingat. Akin ang isang to. Kumpiyansa naman si Footlong. Samantala, sa loob naman ng monitor room kung saan nakatambay si Jenna, biglang nakapasok sa loob si Benny. Nagulat si Jenna nang makita ang kapatid at walang nakatuklas na nakapasok na pala to. Anong ginagawa mo dito at paano ka nakapasok? Gulat ni Jenna. Huwag mong malitin ang abilidad ko, Jocelyn. Sagot naman ni Benny. Hindi na yan ang pangalan ko, Benny. Uwi ka ni Jenna. Pwes, hindi ako na pa rito para labanan ka, Jenna. Ang gusto ko lang ay makipag-usap sa'yo. Sambit ni Benny. Wala ka sa posisyon para magbigay ng utos sa akin, Benny. Walang kamalay-malay si Jenna at ang iba pa nitong kasama na nakapuslit na sina Venus at Kenji papunta sa computer mainframe nila. At pakay ng dalawa ang nasabing Phantom Drive. Alam kong mataas na ang tingin mo ngayon sa sarili mo, Jenna. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli para magbago ka. Pangungumbinsi ni Benny. Benny, baliw ka ba? Hindi mo ba nakikita ang tagumpay ko? Nasa kalagitnaan tayo ng pagbangon muli ng bansa at bubuhayin namin si Hermes upang siyang maging hari ng lahat. Sa tingin ko ay nabulag ka rin sa tagumpay na nalasap mo nung napigilan mo ang pinuno namin. Pero wala kang tagapagligtas dito, Benny. Wala nang pipigil pa sa muling pagbangon ng aming Panginoon. Uwi ka ni Jenna. Kahibangan ang iniisip mo, Jenna. Hahayaan mo na lang ba na mangyari ulit ang madugong digmaan? Libong buhay ang malalaga sa iniisip mong mangyari, Jenna, kapag binuhay mong aswang na yon. Galit na sigaw ni Benny. Wala akong pakialam sa buhay ng iba. Ang mahalaga sa akin ay ang maibalik muli ang pinunong na wala sa amin at may balik ang takot ng mga tao sa pangalan ng aming Panginoong Hermes. Sagot naman ni Jenna. Kung ganun, nagsasayang lang pala ako ng oras sa'yo. Sambit ni Benny. Hindi pa ba obvious? At dahil nandito ka rin lang, tingin ko perfect itong time para makita mo ng maayos kung ano ang ibubuga ng aming makabagong clone. Uwi ka pa ni Jenna. Ano ibig mong sabihin? Pagtataka naman ni Benny. Ikaw na ang humusga. Tugon ni Jenna. Naghanda na sa arena ang dalawang fighters habang nakatayo pa rin ang Genus. Handa ka na ba? Tanong ni Kendra. Always ready, ever ready. Biro pa ni Putlong. Nag-fighting stance naman ang Genus clone
at bigla itong naglabas ng pulang oras sa katawan. Nangitim ang mga mata nito at isang nakakagimbal na lakas ang kanyang pinakita. Nabigla si Benny sa kanyang nasasaksihan. Anong nangyayari? Tanong ni Benny. Hindi ito makapaniwala. Oh, hindi mo ba alam? Ito na ang narating ng teknolohiya sa makabagong high-tech ngayon. Hindi man ito perpekto, pero nakabuo kami ng artificial enhancement para magaya ng clones ang abilidad ng aming Panginoon. Ngayon, ang Genus 001 ay kayang maglabas ng aura at lakas na katulad ng ni Raya. Paliwanag ni Jenna. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Benny at tinignan niya nang may pangamba ang mga kasama niyang nasa arena. Samantala, maingat na nagtago sina Venus at Kenji. Pakay ng dalawang mainframe ng AI system ng bungo na tinatawag nilang Phantom Drive. Maraming bantay ang inilaga ng dalawa. Sa limitadong espasyo ng pasilyo na gawa sa bakal na dingding, nakarating ang dalawa sa isang lugar na may malaking pinto at may bantay na dalawang armado. Tinignan ni Venus si Kenji at agad gumawa ng hakbang ang M14 Special Forces. Nagpakita ito at tinanong siya ng dalawang gwardiya habang papalapit sa kanya. Bago pa sumagot si Kenji, ay inatake na ni Venus ang isa mula sa likod. Sinabayan din ni Kenji ito at inatake ang ikalawang bantay. Parehong bagsak ang dalawa at agad nilang tinago ang mga katawan ng mga to. May keycards ang dalawang bantay na kinuha ng magpartner. Sabay na inislide ng dalawang keycards sa magkabilang slots. Bumukas ang pinto at bumungad ang isang madilim at malamig na silid. May kalakihan ang silid na ito at makikita ang napakaraming mga servers. Posibleng nandito lang ang mainframe. Kailangan mahanap natin to agad. Wika ni Venus. Okay, huwag na tayo magsayang ng oras. Naghiwalay ang dalawa at mabilis na nagagilap. Iniwasan ang mga view ng CCTV na nagkalat sa paligid. Sa dulo ng pahabang silid ay may isa pang pinto na may glass window sa gitna at kita ang isang malaking aparato na may umiilaw sa paligid. May nakalagay na karato lang mainframe sa ibabaw ng pinto. Sinubukan ng dalawa na buksan gamit ang keycards pero di ito gumana. Lingid sa kaalaman ng dalawa, na-detect ang unauthorized na paggamit ng maling keycards. Agad itong napansin ni Jonah at kasama siya sa isang unit ng mga armadong bantay na pumunta sa lugar. Mabilis na karating ang grupo ni Jonah at pinagbuksan nito ang ilaw sa server room. Halughugin niyo ang lugar! Kilos na! Utos ni Jonah at agad nagsikalat ang mga tauhan nito. Hinanap ng mga to ang sino mang nagtangkang pumasok. Subalit maagang nakatunog ang dalawa at umalis na sila bago pa makarating ang grupo ni Jonah. Nagtago ang dalawa sa pinakamalapit na banyo na nakita nila. Bigo ang mga tauhan ni Jonah at pinabalik na ang mga to. Naglalakad pabalik si Jonah nang madaanan nito ang banyo at tila nakaramdam ito. Pinasok nito ang banyo at walang tao sa loob. Bawat cubicle ay binuksan pero bigo pa rin siya. Hindi nito alam ay nakatago lang sa loob ng kisame ang dalawa. Nakatihaya si Venus at nakapatong sa kanya si Kenji at tinatakpan ang bibig niya. Nagtagal si Jonah sa paghahanap sa kanila at dahil dito, naramdaman ni Venus na nabibigatan na siya kay Kenji. Napatingin si Venus kay Kenji at ngumiti lang ang lalaki. Walang kibuan ang dalawa. Umiling-iling lang si Kenji dahil hindi ito makapaniwalang na kontrol siya ng isang magandang babae na parang teenager lang ang itsura. Nakabalik ang dalawa sa arena at tumabi sila Sharon. Buti nakabalik kayo kaagad. Wika ni Sharon. Oo. Natagpuan na namin ang mainframe pero wala kaming susi para mabuksan to. Sa tingin ko, nasa tatlong babaeng yun ang susi. Tantya ni Venus. So, sino nang naglalaban? Tanong naman ni Kenji.
sina Kendra at Footlong. Magsisimula pa lang ang laban, sagot ni Sharon kay Kenji. Hinanap naman ni Venus si Benny nang biglang nagsimula ang laban at nagpakita ng pulang ora ang clone genus. Nagulat ang lahat sa kakaibang nangyayari. Ano nangyayari? Tanong ni Sharon nang maramdaman ng isang pamilyar na pakiramdam. Isang pakiramdam ng panganib. Sa loob naman ng arena, nagbagong itsura nito at naging isang urban setting na may mga highway at mga gusali, pati mga sasakyan. Naghanda na sina Kendra at Footlong. Duda ako dito. Isiset up ko na ang armas ko. At ikaw, Footlong, lituhin mo siya. Utos ni Kendra kay Footlong. Na labanan to ng kamatayan. At haharapin ko ng mukhang unggoy na to. Sumugod si Footlong at hindi na ito napigilan ni Kendra. Ngumiti lang ang genus clones. Gamit ang patpat, inatake ni Footlong si genus. Paikot-ikot ang stick sa katawan ni Footlong sa bawat atake niya. Mabibilis at malalakas ang bawat tama na kayang mapatumba ang isang normal na kaaway. Subalit mabilis lang na sinalag ni genus ang mga atake gamit lang ang isang braso. Mas pinabilis pa ni Footlong ang kanyang mga pag-atake at umikot ito sa paligid ni genus. Maging sa likod ay nadepensahan pa rin ni genus. Wala ni isang atake ang nakapasok. Shock naman ang grupo ni na Benny habang nanonood. Mas malakas na klase itong clone. Hindi tulad ng dati na mabilis at malakas lamang. Itong nakakasagupa ni na Footlong ay nagpapakita na ng teknik. Shock na sa panganib si Footlong. Hindi niya kayang pigilan ng teknik na yan. Pangamba ni Venus. Pamilyar ka ba dito, Venus? Tanong ni Kenji. Oo. Ginamit yan ni Asmodeus nung panahon ng digmaan. At narinig ko yan kay Miguel na malakas ang teknik na yan. Ang teknik na kayang umupensa at dumipensa. Sagot naman ni Venus. Sandali. Sabi mo isang teknik to ng pagdepensa at pag-opensa? Alin ang unang gagawing atake ng clone? Opensa ba o depensa? Tanong muli ni Kenji. Samantala, galit na mas pinalakas pa ni Footlong ang atake niya nang biglang nakatanggap siya ng magkakasunod na mga suntok sa buong katawan. Rapidong mga atake ang hindi napaghandaan ni Footlong at tulala siyang bumagsak sa sahig. Footlong! Sigaw ni Kendra at siya naman ang sumugod. Niratrat niya ng AK-47 ang clone at bigla itong naglaho at lumitaw sa kanan ni Kendra. Oh shit! Nanlaki ang mga mata ni Sharon. Isang kamao sa tagiliran ang tinanggap ni Kendra at napasigaw ito sa sakit at nag-slide ang katawan niya ng ilang metro palayo. Ramdam niya ang pag-crack ng ribcage niya. Buisit talaga! Tiniis ni Kendra ang sakit at medyo nahirapan siyang huminga. Nag-reload ito ng magazine pero hindi niya ito natapos nang lumitaw si Genus sa harapan niya at isang malakas na hampas ng kamay ang ginawa nito. Ginamit ni Kendra na pangsalagang baril niya. Naputol ang AK-47 sa lakas at isa pang mabilis na suntok ang dumating papunta sa sikmura ni Kendra. Pero nasalag niya ito ng dalawang braso. Bago pa makarecover si Kendra, ay lumitaw sa likod ni Genus si Footlong at isang mabilis na palo ng stick ang paparating sa gilid ng leeg ng clone. Subalit nasalag ito ng braso ng clone at mabilis na nag-counter-attack ng mga suntok kay Footlong. Palagay mo ba, malakas ang atake ng opensa at depensa mo? Mag-isip ka, unggoy! Baliwala lang sa akin yan! Nakangiti si Footlong kahit dinudugo ang mukha niya. Nasalag niya ng stick ang mga suntok ng clone. Isang teknik ng kanyang martial arts style ang ginamit niya na kung saan nakakadepensa siya gamit ang patpat.
Masyado pang mabagal ang mga suntok mo para sabayan ang serpent technique ko, Igan. Ngayon, ako naman. Pinaikot muli ni Footlong ang stick niya na sobrang bilis. Malakas na ingay ng kanyang sandata at rapidong mga palo ang pinakawalan niya sa clone. Sinalagang mga ito, pero hindi napansin ni Genos na inatras sandali ni Footlong ang stick at isang mabilis at malakas na forward attack ang ginawa niya. Nag-shockwave ng ilang beses sa ere ang dulo ng stick ni Footlong. Tumama ito sa bodega ng clone at natigilan nito sandali. Subalit nawasak din ang stick ni Footlong sa sobrang lakas ng impact. Yan ang mangyayari kung hahayaan mong tumira ng malakas na atake ang master ng serpent technique. Hindi mo na nanaising umatake muli pagkatapos mong matikman ang atake ko. Nakangiting kumpiyansa ni Footlong. Tumayo at nakarecover ang clone at halatang may damage ito sa sikmura. Dumugo ito ng itim na kulay. Ha! Sabi na nga ba, katulad ka rin lang ng ibang clone, mahihina at walang binatbat. Ngayon, ibabalik na kita sa China dahil may depekto ka at halatang made in China. Sumugod muli si Footlong at sumabay din si Genos. Dahil wala ng stick si Footlong, ay nakipagmatigasan ito ng suntukan sa clone. Ginamit din ito ni Kendra na pagkakataon para sumabay at tulungan si Footlong. Parehong malalakas sa hand-to-hand combat ang dalawa at tila nahihirapang sumabay ang clone. So, patungo na siya sa limits niya ha? Wika pa ni Greta habang nanunood sa itaas ng arena. Malalakas ang bawat suntok ni Footlong at ilan dito ay tumama na sa katawan at mukha ni Genos. Ano? Kaya pa? Ha? Ikaw kasi. Nakuha mo pang makipaglaban sa akin. Wala ka rin lang namang kwenta. Kaya itatapon na kita sa junk shop. Pagmamalaki ni Footlong. Isara mo na lang yung bibig mo at umatake ka pa. Napakadaldal mo. Reklamo naman ni Kendra at mabibilis namang mga sipa ang kanyang pinamalas. Apat na magkakasunod na roundhouse mula kay Kendra ang nagpaikot ng ulo ni Genos at binanatan naman ito sa bodega ni Footlong. Tadtad ang katawan ni Genos sa malalakas na mga atake at napaatras na ito sa impact. Sinubukan itong gamitin muli ang technique subalit hindi ito kasing lakas ng orihinal. Nag-focus ito sa offense para makabawi at mabibilis na suntok ang pinatama nito kay Footlong pero nasalaglang itong lahat. Bawat suntok ay braso at siko lang ni Footlong ang tinamaan at naging bukas ang katawan ni Genos. Nagliyab ang mga kamao ni Footlong dahil sa mabibigat na suntok na nailabas niya. Binanata ng nagliliyab na daan-daang kamao ang katawan ni Genos at lahat ng ito ay tumama. Tumalikod si Footlong at tumakbo si Kendra, sabay talon, upang atakihing panghuli si Genos. Umikot ang katawan ni Kendra habang nag-flying kick ito at naglabas ng kuryente at asul na usok ang paa niya. Sumabog ang katawan ni Genos sa impact. Marami ang nagulat sa combo ng dalawa. Maging si Greta at Jonah ay hindi makapaniwala. Tulala din si Jenna sa loob ng ibang silid habang kasama si Benny. Huwag hindi ganong katibay ang clone mo, Jenna. Nakangiting wika ni Benny. Hindi pa naman ito ang final stage, Benny. At kasama na sa expectations ko ang nangyari. Sagot naman ni Jenna. Pero hindi nito inaasahang ganung kabilis matatapos ang laban. Sadyang mababa ang tingin nito sa mga fighters na binihag nila. So, ano nang sunod mong plano? Hanggang kailan mo lalaruin ang mga buhay namin? Gagawin mo bang pinangako nyo sa simula pa lang ng tournament kapag nanalo nga kami? Saad ni Benny. Masyado kang maraming tanong, Benny. Mas mabuti pang isipin mo na lang ang kapakanan mo.
bago ka mag-isip ng kung ano-ano. Inis na tugon ni Jenna. Dumating ang ilang minimal clones at pumalibot ang mga ito kay Benny. Bumukas ang isang pinto at takmang palabas na si Jenna. Hindi ka magtatagumpay, Jenna. Alam mo yan. Sambit ni Benny. Benny, kalkulato na namin ang lahat ng hakbang. Sa puntong ito, imposible pa kaming matalo. Dinala si Benny pabalik sa Fighter's Lounge at nakasalubong niya sina Sharon. Kakarating lang din nina Footlong at Kendra. Napanood mo ba kung gaano kalakas kanina? Tanong ni Footlong. Napangiti si Benny. Oo, oh, magaling ang ginawa mo. Sagot ni Benny. Ano nangyari sa'yo sa taas, Benny? Tanong ni Sharon. Kailangan natin mag-ingat sa susunod na hakbang natin. Mukhang nakakahalata na sila sa mga kilos at galaw natin. Tugon ni Benny. Sa tingin ko, may paraan pa tayo. Sabat ni Kenji. May naiisip ka bang magandang paraan, Kenji? Tanong ni Benny. Well, bukod sa miyembro ko ng Special Forces, kabilang din ako sa Intelligence Unit. Katulad ng isang kasamahan yung Special Action Forces na si Joey, pangangalap ng datos at satli ang porte namin. Kaya sa tingin ko, palipasin muna natin ang kutob nila bago tayo kumilos ulit para makapasok sa mainframe. At sa palagay ko rin, nandun ang susi sa silid ng Powerpuff Girls. Paliwanag ni Kenji. Sino naman yung Powerpuff Girls? Pagtataka ni Sharon. Edi yung tatlong chimay na babae. Sagot ni Kenji. Binatukan tuloy ito ni Venus. Mahihirapan tayong pasukin ng kwartong yon. May naisip ba kayong ideya? Tanong naman ni Benny. Tumingin si Kenji sa nag-iisang samurai sa silid. Nakaupo si Sonic sa isang sulok matapos itong magkamalay. Dinala siya kanina sa silid na yon at posibleng may alam siya. Bulong ni Kenji. Hindi ako sigurado kung magsasalita yan. Uwi ka naman ni Venus. Sandali, maaari ba ako magtanong? Bakit ba natin kailangan makuha ang Phantom Drive na yon? Tanong ni Bordado, ang kasama nilang bomb expert. Ang device na yon ang susi natin para mabuksan at mapahinto ang operasyon na to. Sabat ni Asherin at lumapit ito sa grupo. Napatingin sa kanyang lahat. Akala ko ba naparito lang tayo para mangalap ng impormasyon sa bungo? Pero ano tong phantom drives? Ano bang device ang tinutukoy nyo? Tanong muli ni Bordado. Tinignan ni Asherin si Benny. Ang phantom drive na tinutukoy ko ay nilikha ng mga hackers sa mundo. Ito ay ang kakayahang kumonekta at magmanipula ng system program sa defense security nitong pasilidad. Dahil dito, nakakayang kontrolin ng mga advanced technologies ngayon. Kumbaga, sa Stone Age, bato ang ginagamit ng tao para pumaslang. Sa Iron Age, bakal naman ang ginagamit. At sa panahon natin, mga rockets at nuclear weapons na ang armas ng tao. So, nakukuha niyo ba ang gusto kong sabihin? Paliwanag ni Asherin. Tumango naman ang mga to. So, nasan sa palagay niyong lokasyon natin? Tanong pa ni Asherin. Sa Alaska? Sagot ni Bordado. Hindi, pero malamang isang underground building ang facility na ito. Walang traces, walang labasan, maliban sa gates. Sagot ni Asherin. So anong ang gagawin natin? Sino ka nga uli, Asherin? Tanong muli ni Benny. Ako, ang huling binhi ng naunang sibilisasyon. Ang layunin ko ay ikonekta ang sarili sa aking astral energy patungo sa universo.
So magagawa ko ng tulungan ng mga taong hindi pa handa sa paparating na dilubyo sa mundo. Makahulog ang sagot ni Ashrin. Anong dilubyo? Tanong muli ni Bordado. Nakita ko sa panaginip ko ang kadiliman. Parang lumayo ang araw sa mundo at natakpan ito ng purong kadiliman. Kaya posibleng malagim ang sasapitin ng mundo sa mga darating pang-araw. Alam kong hindi niyo ako paniniwalaan, pero sinasabi ko lang ang totoo base sa mga pangitaing nakita ko. Uwi ka ni Ashrin. Nabanggit na rin sa kanya ni Gabriel nang minsang mapanaginipan ko siya. Binalaan niya ako na may paparating na sakuna. Ito ba ang tinutukoy mong sakuna? Saad ni Benny. So naiparating na pala sa iyo ang mensahe? Tanong ni Ashrin. Oo, mula nung kasagsagan ng digmaan labang kay Asmodeus. Nawalan ako ng malay noon at nagising ako at nasa kakaibang lugar ako. Nakita ko si Gabriel at pinaalam niya sa akin ang tungkol dyan. Tugon ni Benny. Ibig sabihin, wala na tayong dapat sayangin na oras. Kailangan na nating mahanap ang gate palabas. Wika naman ni Venus. Ang susunod na mandirigmang sasabak ay makakaharap muli si Genus. Maghanda sa laban. Biglang wika ng announcer. Napatingala ang lahat sa speakers. Ashrin, kung totoo man ang lahat ng to, bakit di man lang ito naisip ni Asmodeus noon? Tanong pa ni Benny. Hindi mo pala alam? Matagal nang ginamit ito ni Asmodeus upang umabsorb ng enerhiya para sa kanyang nirvana. Pero dahil maliit ang kalaman niya dito, hindi niya naabot ang potensyal na lakas ng 100%. Kaya hindi ito kumonekta lahat sa kanya. Sagot naman ni Ashrin. Siguro nga, pero may isang dahilan kung bakit hindi nangyari yon. Sambit ni Benny. Anong dahilan, Benny? Tinignan ni Benny si Ashrin. Dahil hindi pa sapat ang lakas at katawan ni Asmodeus para kayanin to. Kaya hindi niya naabot ang potensyal na kapangyarihan na inaasam niya. Sagot ni Benny. Wala na tayong oras, Benny. Sabat ni Venus. Ang dalawang mandirigmang aakyat sa ring ay walang iba kundi sina Zion at Bordado. Si Bordado ay kilala sa pagiging hitman, saka parte noon ng isang elite squad at eksperto sa mga pampasabog. May codename siyang Sis Bomba. Uwi ka ng announcer. Sis Bomba ang tawag niya sa sarili? Tanong ni Kenji. Umiling lang si Venus. Yahoo! Alright! Ako naman ang sasabak ngayon! Nakangiti si Bordado na pumasok sa arena at naka-green military outfit ito. At narito na si Zion, isang former mafia at kinatatakutang preso sa maximum security prison sa Bilibid. Humigit 500 na ang napatay niyang preso sa kulungan at bala baby ama itong umusta. Kayang-kaya ni Zion na yumupi ng bakal at simento sa isang suntok lang. Let's give it up for Zion! Wika muli ng announcer. Sumabog ang palakpakan ng mga nanonood online. Isang paborito ng tournament si Zion at walang laban itong nagawa na hindi nagiging madugo. Matangkad ito na umabot ng 6 feet at napakalaki ng katawan na puno ng tattoo at mga peklat. Napatingin si Bordado sa kanya at ngumiti. Mala Undertaker pa lang sisi ko. Uwi ka ni Bordado at tumingin lang sa kanya ng masama si Zion. Gaano ba kahabang sawang iniipit mo dyan, Migo? Biro pa ni Bordado. Ba't hindi ka lumapit nang may sampal ko sa itong palad ko? Nang gigigil ako sa iyong bakla ka. Inis na uwi ka ni Zion. Oh, ang harsh mo naman, Migo. Sagot lang ni Bordado. Lumabas si Genus.
Katulad lang din ito ng nauna. At ngayon ay alam na nila kung gaano ito kalakas. Hindi ako ginaganahan kapag may kasalo ako sa laban. Sige na, ikaw na lang muna magpakasaya dyan. Uwi ka ni Zion at naglakad dito palayo. Wow, ano to? Wala sa mood si Zion para lumaban? Ibig sabihin, masosolo lang ni Bordado ang clone na si Genus. Sambit ng announcer. Oh, akala ko pa naman makakasama kita sa laban at makachancing man lang kahit minsan. Pero mukhang napurnada pa yata ang plano ko. Bulong ni Bordado. Unang umatake si Genus na ikinagulat ni Bordado. Umilag ng ilang beses ang lalaki pero tinamaan ito ng mga suntok sa katawan at muka. Tumalsik ito papunta kay Zion at napahawak sa hita ng lalaki. Huwag mo akong chancingan! Galit na wika ni Zion. Sus, kalma! Isang himas lang naman eh. Tumayo si Bordado. Umatake muli si Genus at may inilabas si Bordado mula sa bulsa niya na parang buhangin. Umatras kagad si Genus at lumayo. Napangiti si Bordado. Mukhang nahalata mo rin ha? Not bad. Sa mga naunang misyon ni Bordado ay ginamit niya ito, ang tinatawag niyang senyorito. Maliliit na mga bomba pero isa sa mga mapanganib na sandata niya. Isang bilog na bomba ang inilabas ni Bordado at kulay orange-yellow ito. Inagis niya ito ng malayo. Sumabog sa area ng granada at nagkalat ang maliliit na particles sa paligid ni Genus. Umalis sa area si Genus at sumugod kay Bordado. Dahan-dahang natunaw ang arena na tinamaan ng particles. Wow! Ang bilis palang umilag ng Lucarets! Eto pa, tsaka! Bulong ni Bordado at nang parating na si Genus ay hinagisa niya ito ng senyorito. Dumikit sa braso ni Genus ang mga bomba at pumutok ito ng maliliit. Animo'y natunaw ang balat ni Genus hanggang buto. Pero nagawa pa nitong masapak si Bordado sa muka bago pa nito pinutol ang braso. Gumamit ito ng teknik bigla nang sumugod sa likod nito si Zion. Akala ko ba manunood ka lang? Tanong ni Bordado. Tumatagal lang ang laban. Tinantok tuloy ako. Sagot naman ni Zion. Hindi niya magawang matamaan si Genus kahit pa isang kamay lang ang gamit nito. Naka-counter ng suntok at sipa si Genus. Inindalang ito ni Zion. Masyado kang mabagal! Ha! Sinakal niya si Genus at binalibag sa arena. Nagkrakab buong arena sa lakas. Dumating bigla si Bordado at hinagisa ng senyorito ang mukha ni Genus. Sa isang iglap ay natapos kaagad ang laban. Matitindi ang pinakita ng dalawa laban sa clone ni hindi pinawisan si Zion dahil dito. Nakita mo na ang resulta kung magti-team up tayo? Tinapik ni Bordado si Zion. Amazing! Kahanga-hanga ang ipinakita ng dalawa sa laban. Hindi man lang nakaporma si Genus. Uwi ka pa ng announcer. Matapos ang araw ng labanan, ay pinagpahinga ang mga mandirigma. Habang nagpapahinga ang iba, nilapitan ni Benny si Sonic na nasa isang sulok at nakaupo lang na hawak ang kanyang katana. Anong kailangan mo? Tanong ni Sonic. Tataka lang ako. Simula pa lang ng laban. Sa taglay mo kasing abilidad, ay kayang-kaya mong makatakas dito kahit anong oras mo gawin. Pero bakit di mo to ginagawa? Uwi ka ni Benny. At ano naman ang pakialam ko kung makalabas ako dito? Sagot ni Sonic. Hindi ko alam. Bakit ka pala lumalaban? Kayang-kaya mong manalo sa pamamagitan ng sandatang yan. Eh bakit nagpapanggap ka pang mahina? Saad ni Benny. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras mo sa pakikipag-usap mo sa akin. Mabuti pa magpahinga ka na lang. Bukas na magsisimula ang totoong laban. Uwi ka naman ni Sonic.
Bukas? Anong mangyayari bukas? Pagtataka naman ni Benny. Malalaman mo rin yun. Maikling sagot ni Sonic. Alam mo minsan, may naalala akong isang tao dahil sa'yo. Hindi siya masyadong nagsasalita at bihira lang umimik. Pero ginagawa niya ang lahat, sabot ng kanyang makakaya para iligtas ang nakararami. Uwi ka pa ni Benny. At paano naman kami naging magkapareho ng taong yun? Wala sa bokabularyo ko ang magligtas ng ibang tao. Pinapatagal mo lang ang buhay nila. At sa bandang huli naman, kamatayan lang din ang sasapitin nila. Bakit ganun siya makipaglaban? Baliw ba siya para unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili niya? Sad ni Sonic na may halong panunuya. Dahil ang bawat isang tao ay may karapatan ding mabuhay at lasapin ang bawat minutong nalalabis sa kanila kasama ang minamahal nila. At ang pangalan ng tinutukoy ko ay sina Rafael at Gabriel. Sabay nilang niligtas ang libu-libong tao at binigyan ito ng pangalawang buhay. So kung wala sa bokabularyo mo yan, anong rason mo naman bakit patuloy ka pang nabubuhay? Tumalikod si Benny at iniwan si Sonic. Tahimik lang na nag-iisip ang samurai. Sa loob naman ng chamber, pumasok ang 15 minimal clones. Ngayong gabi, magpakasaya tayo dahil bukas, matutupad na ang ating minimithing pangarap at marirealize ng buong mundo kung gaano tayo kalakas at katibay. Uwi ka ni Jenna habang may hawak itong isang wine glass. Nag-inuman ng tatlo at nagpakasaya. Isa itong espesyal na gabi para sa kanila. Kinabukasan, nagsimula muli ang labanan sa arena. Sina Benny at Sharon naman ang nakasalang at kinalaban nila ang Genus clone. Sa kabilang dako naman, umuslit muli sina Kenji at Venus para pasukin ang mainframe. Kapag nagawa natin to, mapipigilan na natin ang masamang balak ng bungo. Wika ni Kenji. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa loob. Subalit nagulat silang naroon na sa loob sina Greta at Jonah. Nasurpresa ba kayong makita kami? Tanong ni Greta. Medyo. Pero sa totoo lang, hinahanap namin ang banyo at kanina pa kami paikot-ikot. Sagot naman ni Kenji. Sinungaling. Alam na namin ang binabalak niyong dalawa. Kaya nakakalungkot nga lang. Dahil ang mainframe na hinahanap niyo ay wala sa silid na to. Nailipat na namin to sa tagong lugar. Pero huwag kayo mag-alala. May sorpresa naman kaming hinanda sa inyo para di kayo malungkot. Uwi ka ni Greta at bumukas ang maraming ilaw sa kwarto. Nakita ng dalawang bida ang isang clone sa isang glass tube. Umanda kayo dahil ang clone na yan ang pinakamalakas na sandata ng bungo. Pinapakilala ko sa inyo, si Hermes! Bumukas ang glass tube at nabalot ng usok ang paligid. Isang malaking tao ang lumabas dito at naramdaman kaagad ni na Venus ang nakakalunod na lakas ng taong ito. Ginalaw nito ang mga daliri sa kamay at gumawa ng kamao. Lumabas ang mga ugat nito sa malalaking braso. Namumula ang mga mata nito at matalas ang titig. Lumuhod sina John at Greta sa kanilang pinuno. Natutuwa kami sa pagbabalik niyo, Pinunong Hermes. Pagbati ni Greta. Ang katawan na to, hindi sa akin. Subalit nananatili pa rin sa akin ang lahat ng memorya at alaala sa utak ko. Napaisip sandali si Hermes at ngumiti. Isang malakas na halakhak ang narinig ni na Jonah at Greta. Natalo nga ako at nagapi ng dahil sa lalaking yon. Pero bakit nga ba ako natalo? Wika ni Hermes. Pinuno, wasak po ang katawan ninyo mula nang matalo kayo.
Subalit ginamit namin ang Omega Serum para manumbalik kayo. Kaya nga lang, medyo natagalan ng proseso para makumpleto ang dati niyong anyo. Subalit hindi namin nagawang ma-recover ang dati niyong lakas. Kumbaga, imitation lamang ito at pinadaan namin sa makabagong teknolohiya. Tanging ang memorya niyo na lang ang nakuha namin na ilagay sa pamamagitan ng AI system ng Phantom Drive. Kaya wag na sana kayong magtaka kung bakit naging ganito ang resulta. Paliwanag pa ni Greta. Greta, pangalan mo, tama? Sambit ni Hermes. Opo, Pinunong Hermes. Sagot ni Greta. Isang hampas ni Hermes at nawasak ang ulo ni Greta. Nagulat naman si Jonas sa nangyari at hindi ito makagalaw. Nangingisay pa ang katawan ni Greta dahil dito. Ganito lang pala ang lakas ko, ha? Wika pa ni Hermes. Takbo, Venus! Sigaw ni Kenji. Nakatanggap ng suntok sa sikmura si Kenji at tumilapon ito. Bumangga ang likod niya sa isang malaking water tank na gawa sa bakal at nayupi ito. Bumagsak na nakaupo at nakasandal sa paa ng water tank si Kenji at hindi na gumagalaw. Mabilis na tumakas si Venus. Sinubukan naman ni Jonah na isarang pinto pero nagpa-slide sa sahig si Venus at nakalabas. Naiwan sa loob si Jonah. Jonah, nabis kita, Jonah. Nakangiti si Hermes. Huwag ka lalapit sa akin. Napapatras si Jonah. Tumawa lang si Hermes. Huwag! Malakas na sigaw ni Jonah. Isang panganib ang pinakawalan ng bungo at marami ang hindi handa sa pagbabalik ng kasamaan. Huwag! Hinila ni Hermes ang katawan ni Jonah. Pinunit ang armor at mga damit niya. Ginamit ni Jonah ang ability niya para mapigilan ang clone. Pero masyado itong malakas at hindi tumatalab ang kapangyarihan ng dalaga. Hindi tatalab sa akin yan, Jonah! Inawakan ni Hermes ang mga balakang ni Jonah at pinilipit nito ang balakang ng dalaga. Pakawalan mo ako! Inuubo pa si Jonah na nakikiusap. Ngumiti lang ang clone at biglang hinila ang mga paa ni Jonah at nahati ang buong katawan niya sa dalawa. Dumanak ang dugo at mga lamang loob ni Jonah sa sahig. Naglakad si Hermes at sa isang suntok, nawasak ang makapal na pinto. Mabilis na umingay ang alarm. Narinig ito ni Jenna at tinignan ng isang monitor. Nawasak na pong isang containment room, Madam Jenna. Report ng isang tauhan. Hindi maaari ito. Ipunin mo ang iba pa at pigilan nyo na to. Ikalat ang elite units. At gumamit kayo ng tranquilizer guns. Utos ni Jenna. Opo, madam. Sagot ng tauhan. Alistong lumabas ang hukbo-hukbong mga tauhan ng bungo. Gumawa ang mga ito ng makapal na barikada gamit ang matibay na armor na kayang pumrotekta laban sa direct hit ng isang tangke o kanyon. Nag-install naman ng mga anti-armor machine guns ang mga tauhan at inabangan ng paglabas ng kanilang target. Maya-maya pa ay dumating na ang elites na may dalang mga armas na pampatulog. Umaasang mapigilan ang pinakamalakas na clone ni Hermes. Pumasok sila sa server room at nakita nilang nakatayo sa nasirang pinto ang clone. Ayun siya! Paputukan nyo! Utos ng squad leader. Pinagbabaril nila si Hermes. Gumiti lang ito at biglang nawala sa kanilang mga mata. Isang sundalo ang tumanggap ng malakas na suntok sa sikmura. Balot ng armor ang sundalong ito pero di kinaya ng armor at katawan niya ang suntok. Sumabog ang katawan niya sa impact. Bago pa makapalag ang iba ay sinunod-sunod silang inatake ni Hermes.
Lumitaw ito at naglalaho. Para itong dumami sa sobrang bilis at bawat matamaan ng kanyang mga suntok at sipa ay hindi nakaligtas. Hindi umabot ng 3 segundo ang nangyari at halos sabay bumagsak ang elite squad. Kalmadong naglakad si Hermes palabas ng server room at nakita nitong nakaabang ang mga tauhan. Madam, napabagsak niya na po ang elite teams. Parting na po siya! Report ng tauhan. Okay, paulanan niyo na siya ng bala. Utos ni Jenna. Paputukan niyo! Isang barrage ng putok ang sumalubong kay Hermes. Hindi mabilang ang mga bala na paparating sa kanya. Namula ang mga mata ni Hermes at ngumiti lang ito. Isang dambuhalang air shockwave ang nagawa ng mga kamay ni Hermes at sa lakas nito ay sumabog ang mga eardrums ng mga tauhan at nabuwal ang mga ito sa hilo. Nagkalat din sa paligid ang mga bala at ilan sa mga tauhan ay tinamaan. Nagdash palapit si Hermes at pinabagsak din ang mga tauhan. Isang madugong eksena ang naganap at wala ni isa ang nakaligtas. Nanginginig sa galit si Jenna nang makita ito. Nag-utos ito ng mga Genos clones para pigilan si Hermes. Dumating ang 6 na clones at mabilis ang mga itong sumugod pero biglang huminto sila nang makita si Hermes. Dahil clone din ito, nagkaroon sila ng neutral link at binaligtad nito ang utos. Nakontrol ni Hermes ang inferior clones nito. Oras na para sa pagtatanghal. Mabilis na tumakbo si Hermes papunta sa arena. Nakita nito ang isang matigas na pader. Naabutan nitong nanalo pa lang sa laban sina Benny at Sharon. Nagulat ang dalawa sa pagdating ni Hermes. Uy, shit. Sinisira niya ang mga plano ko. Angal naman ni Jenna. Alam na niyang napatay na ang dalawa niyang kasama. Ang plano na gusto niyang makontrol ang clone ay tila natapon na sa bintana. Premature ang paglabas nito at hindi na ayon sa lahat ng stages ng plano ng bungo. Dahil sa pagtatangka ni na Kenji na isabotahe ang pasilidad, gumawa ng hakbang sina Greta at Jonah na lingid sa kaalaman ni Jenna. Isang kapalpakan na nagdulot ng malaking problema sa kanila. Ano to? Kakaiba ang isang ito sa ibang mga clones. Wika ni Sharon. Alam ko, ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Parang nananakal. Wika din ni Benny. Mukhang nagawa na nilang mabuhay si Hermes. Dugtong pa ni Benny. Nakita din tayong muli, Benny. Akala ko, pinatay ka na ng mga tauhan ko. Naalala ko pa kung paano ko dinurog ang mga buto mo. Wika naman ni Hermes. Kuhang-kuha nito ang pagsasalita ni Hermes, subalit mataas ang boses nito. Hoy, paano mo nakuha ang alaala ni Hermes? I-clone ka lang naman. Pero, tanda mo rin ba kung paano kita dinurog sa kamay ko? Pangasar ni Benny. Lumapit ka! Panghahamon ni Hermes. Umataki bigla si Benny at sinalubong siya ni Hermes. Nagtagisa ng mga suntok ang dalawa. Parehong mabilis at parehong matalas ang reflexes. May dalang dual magnum si Benny dahil sa matchups nilalaban sa Genos. Binaril niya ng ilang beses si Hermes pero nakailag pa rin ito. Nakapasok ang isang malakas na sipa ni Benny at kumonekta sa tagiliran ng clone. Ramdam nito ang yanig ng sipa. Tinutok ni Benny ang mga baril sa mukha ng clone. 2 putok na nailagan ulit. Sumagot naman si Sharon at may hawak itong isang espada. Umiwalay si Benny at ang clone. Katulad na katulad mo siya, pero hindi mo nagaya ang galaw niya. Malaki pa rin ang pagkakaiba niyo. Saad ni Benny. Tama ka. Magkaiba nga kami dahil mas lalo pa akong lumakas ngayon. Sagot ni Hermes. Hindi. Katulad ka lang rin ng dati mong anyo, mabagal at bahina. Wika ni Benny. Kung gayon, papatunayan ko to sa iyo.
Ngumiti si Hermes. Ha, ganun ba? Pwes, hindi rin niya na-epekto. Ganun na ganun ka pa rin naman dati. Napangiti din si Benny at nawala ang ngiti ng clone. Sa labas naman ng arena ay nagsimula ng magkagulo dahil sa mga natitirang clones ay kumampi na bigla kay Hermes. Inatake na mga ito ang mga tauhan ng bungo. Sa lakas ng bawat isa, ay hirap ang mga tauhan na pigilan ng sitwasyon. Mabilis bumagsak ang kanilang mga defensive protocols. Ginamit pa ng mga ito ang iba't ibang klase ng mga sandata tulad ng auto-aim turrets, tranquilizer guns at mga malalakas na kalibre ng baril. Nag-issue ng evacuation si Jenna para sa mga natitirang buhay ng mga scientists at programmers na naroon. May designated escape route na ang mga ito in case na may emergency. Tinignan ni Jenna sa monitor ang paglaban ni na Benny at Sharon kay Hermes. Kagad siyang lumabas ng silid. Sa loob muli ng arena ay sabay na umatake sina Sharon at Benny kay Hermes. Binigyan ni Sharon ng mabibilis na swing ng espada ang kalaban at sinetap nila ito para mabigyan si Benny ng pagkakataong puntiryahin ng clone. Sa isang lihim na hudyat ng dalawa ay inubos ni Benny ang kanyang mga bala ng magnum kay Hermes. Tinamaan din ito pero nailaga ng ilan. Nagkaroon din ito ng mga sugat. Pero hindi lang ito ininda ng clone. Kaagad nakapag-reload si Benny at sinugod muli ang nakabukas na depensa ni Hermes. Tapusin na natin to! Naglaho si Benny at lumitaw sa iba't ibang bahagi ng arena at nakapalibot sa clone. Ang teknik na yan! Bulong ni Sharon. Nanlaki naman ang mga mata ng clone. Sabay na bumaril ang mga anino ni Benny kay Hermes. At agad nag-counter-attack ang clone. Naglaho ang mga anino ni Benny sa shockwave at bumagsak ang mga bala niya. Nahilo si Benny sa malakas na impact ng ere. Maging si Sharon ay ramdam din ng lakas pero nabawasan ang air pressure ng shockwave dahil dome ang korte ng arena. May teknik din siyang nailalabas kahit na clone lang siya. Wika ni Sharon. Tama ka. Buong kinopya nila ito sa mga mandirigmang nakuhanan nila ng datos. Sagot naman ni Benny. So limitado lang pala ang kakayahan niya, ganun ba? Tanong ni Sharon. Hindi ko pa masiguro, pero sa dami natin dito, malamang marami-rami din siyang makuhang datos sa atin. Nililipat nila ito sa utak ng clone para ma-absorb niya ang teknik ng bawat isa. Subalit hindi ganun ka-perpekto ang paggamit niya ng teknik. Para bang di pa niya kabisado kung paano to gamitin. Pero ano pa man, mag-ingat pa rin tayo sa atake niya. Paliwanag ni Benny. Oo Benny, ikaw rin. Tugon ni Sharon. Nawala si Hermes at lumitaw ito sa ere. Dito na kayo ililibeng. Lumiwanag ang katawan ng clone at naghanda na ito ng isang atake na hindi pa alam ng dalawa. Biglang bumukas ang isang pinto ng arena at pumasok si Jenna. Ginamitan niya kagad ng kanyang ability ang clone at hindi nakagalaw si Hermes. Bumagsak ito sa sahig at hindi makakilos. Anong ginagawa mo? Wika ni Hermes. Pipigilan kita sa pagsira ng lugar na to. May sarili kaming plano, pinuno, pero hindi katulad nito. Sagot naman ni Jenna. Sa palagay mo ba, kaya kong pigilan ang abilidad mong yan? Ako ang pinakamalakas sa iyong lahat at hindi niyo ako mapipigilan sa hangarin ko. Lahat kayo ay luluhod sa mga tuhod ko. Naglabas ng enerhiya si Hermes at nakawala ito sa kontrol ni Jenna. Sinugod nito ang babae upang tapusin. Agad ding kumilos si Benny para iligtas ang kanyang kapatid. Sinalubong niya si Hermes at nagliwanag ang mga kamao ng clone. Isang serye ng malalakas na mga suntok ang natanggap ni Benny at tumilapon siya papunta sa pader ng arena. Duguan ito at halos mawala ng malay. Naging open muli si Jenna at tinuloy ni Hermes ang atake.
bumigwas ito ng suntok pero sinalubong ito ng espada ni Sharon. Naputo lang ka ng braso ni Hermes sa taga ni Sharon at nabasag din ang espada niya. Bago pa magkaroon ng oras si Sharon na magdiwang, ay may lumabas na dugo sa braso ni Hermes at naging korteng espada ito. Tumigas ang dugo ni Hermes at ginamit itong sandata. Ano? Hindi nakailag si Sharon sa isang bigwas ng bagong sandata ng clone. Nasugatan sa braso ang babae. Biglang tumigas ang kamay niya at tila hindi na niya ito may galaw. Pinunit ni Sharon ang piraso ng damit niya at tinali niya ito sa kanang braso ng mahigpit. Napangiti ang clone. Pahusay. Pero sa tingin mo ba, mapipigilan mo ang pagdurugo niyan? Wala kang kaalam-alam sa mangyayari. Wika ni Hermes na nakangiti. Alam ko, isa tong lason at hindi ako tanga. Sagot naman ni Sharon. Higit pa riyan. Dahil ang dugong dumadaloy sa katawan ko ay puno ng nanites na siyang naghahatid ng lakas sa akin. Kaya ko rin itong manipulahin at gawin ang anumang naisin ko. Gaya nitong espada na mula sa dugo ko at dahil patuloy sa pagdaloy ang dugo ko, kaya kong kontrolin ang sino mang malasin sa akin. Paliwanag pa ni Hermes. Isa kang clone at hindi tao. Tugon ni Sharon. Wala akong pakialam sa original kong anyo. Dahil mas gusto ko pa na naging ganito ako. At ikaw babae, huwag mo na akong tatawaging Hermes. Tawagin mo na akong Gimo. Wika ni Hermes kay Jenna. Ganun ba? Initiate purging protocols. Usal ni Jenna. Umilaw ng pula ang isang CCTV camera. Purging protocols initiated. All personnel must evacuate immediately. Anunsyo ng AI system. Bumukas ang lahat ng mga pinto at nakalaya ang mga natitirang mandirigma. Nagsitakbuhan na din ang iba pang mga tauhan ng bungo kasama ang announcer ng arena. Nagsimula na din mag-download ng backup data ang Phantom Drive at kasabay nito ang mabilisang pag-delete ng mga programs at datas sa loob ng pasilidad. Lumapit ang mga mandirigma na sina Footlong at ang grupo niya para harapin ang clone na nagpakilala ng Gimo. Inulungan ni Kendra si Benny na makatayo pero wala ito sa posisyon para lumaban dahil sa pinsalang natamo nito. Ano na? Ano nang gagawin natin sa unggoy na to? Tanong ni Footlong. E di wasakin natin. Suhestyon naman ni Zion at tumango naman si Bordado. Naghandang lumaban ang mga mandirigma. Sina Ashrin, Putlong, Sharon, Bordado at kasama si Jenna. Napatingin sila kay Jenna. Mukhang sa amin ka na kumakampi ha. Dahil tinraidor ka na ng puppet mo. Wika ni Kendra. Tinignan ni Jenna si Benny na mahina. Matinding galit man ang kanyang nadarama sa kapatid. Kadugo niya pa rin ito. Tinignan niya si Gimo at iisa lang ang bagay na sumisigaw sa kanyang isipan. Ang pigilan ito bago pa ito makalabas ng pasilidad. Ngayon, iisa lang ang kamay niya. Tingin ko kayang-kaya na natin siyang pigilan kung sama-sama tayo. Right mga beshi? Wika naman ni Bordado at naghanda ito ng mga granada. Nakita ng grupo na nag-regenerate ang braso ni Gimo. Hindi lang ito matindi sa laban, kundi kaya din itong ayusin ang sarili. Pala octopus din pala ang isang to. Dagdag ni Bordado at biglang sumugod si Zion. Sinalubong siya ni Gimo pero pinatigil ito ni Jenna. Binigyan ni Zion ng tatlong suntok sa mukha at sikmura ang clone. Lumapit si Footlong at ilang rapidong mga suntok ang pinakawalan niya sa kanang tagiliran ni Gimo. Ginamit ng clone ang teknik nito at tumilapo ng mga mandirigma. Sa kamay nito ay lumabas ang dugo nitong may nanites at naging espada itong muli
na kasing laki ng katawan nito. Papatayin ko kayong lahat! Inampas nito sa ere ang blade ng espada at bigla itong naglabas ng mga spikes na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ni Zion. Nakailag naman si Footlong at sumingit si Ashrin. Nagliwanag ang kamay nito. Naglabas ng astral energy ball si Ashrin at nawasak ang mga spikes na nakakonekta sa espada. Hindi na makagalaw si Zion dahil naapektuhan ito ng nanites. Hinawakan siya ni Ashrin at lumiwanag ang mga mata nito. Gamit ang astral energy niya, na-deactivate niya ang mga nanites. Napatingin si Gimu kay Ashrin. Isang dropkick mula kay Sharon ang tumama sa batok ni Gimu at takma na itong matutumba nang ginamit nitong pangtukod ang espada at inatake si Sharon. Pero nakailag ang babae. Dito ka na matatapos, basurang manika! Sigaw naman ni Footlong. Nabasag ang mga salamin na bintana sa itaas ng arena kung saan ang silid ng bungo at monitor room nakalocate. Lumabas ang isang dosen ng mga clones na pawang kontrolado ni Gimo. Napangiti ang leader ng mga clones sa tumatake ang mga tauhan nito sa mga mandirigma. Nagkanya-kanyang laban ang bawat isa. Naging busy sa dami ng mga clones. Sinugod naman ni Gimo si Jenna at nagulat ang babae sa paglapit nito. Animoy na kuryente ang katawan ni Jenna nang manginig ito sa mabibilis na mga suntok ni Gimo at napabuga ito ng dugo sabay na tumbang nakadapa. Tulungan niyo siya! Sigaw ni Ashrin. Lumapit si Kendra pero sinalubong siya ng isa pang clone. Gumapang naman si Benny at ginamit ang natitirang lakas para lapitan si Jenna. Hindi ito gumagalaw. Pinahiga ng lalaki sa hita niya ang ulo ni Jenna. Patawarin mo ko, Jocelyn. Hindi na naman kita nailigtas. Bulong ni Benny. Akin ka! Sinugod ni Footlong si Gimo. Sinalubong lang ito ng matinding teknik ni Gimo. Nagsalubong ang parehong rapid attacks ng dalawa at sumabog ang ere sa shockwaves ng mga atake. Naging patas ang mga ito pero dama ni Footlong ang tigas ng mga kamao ni Gimo. Ginamit ng martial arts ang super speed niya para lumitaw sa likod ni Gimo at binulaga niya ito ng malakas na siko na tumama sa likod ni Gimo. Napakagat ng ngipin si Gimo nang ito ay madala ng lakas at naitulak ito paabante. Nang harapin nito si Footlong ay nakahanda na ang dalawang kamao ng lalaki na nagliliyab ng apoy gamit ang teknik niya. Isang malakas na fireball ang inilabas ni Footlong. Lumagablab ito patungo kay Gimo. Dumipensa agad ang clone at tinanggap ang atake. Parang bombang sumabog ang enerhiyang nailabas ng atake ni Footlong. Pero gasgas lang ang inabot ni Gimo. Yan lang ba? Nakangiti si Gimo pero napansin din nitong nakangiti din si Footlong. Nakalapit sa likod ni Gimo si Zion at binuhat ito sa kaniyakap at sabay ginorman suplex. Sa bugang kongkreto na fighting stage, tinaas ni Zion ang kamay at tinuro ang langit sabay tumalo ng mataas at nang pababa ito ay nakatutok ang kamao at tuhod niya papunta sa nakahigang katawan ni Gimo. Talo ka na! Wika ni Zion. Tumilapon muli si Zion pero palayo. Galit na si Gimo at inuugat ang buong katawan nito. Tapos na ako makipaglaro sa inyo! Iniangat ni Gimo ang kamay sa itaas ng arena at nakabukas ang palad nito. Lumiwanag ng itim, pula at violet na aura ang kamay nito. Naging pula din ang mga mata ni Gimo. Nag-ipon nito ng enerhiya. Isang energy ball ang inilabas ni Gimo patungo sa bubong ng arena. Niyanig ang buong pasilidad sa lakas ng pagsabog at nawasak ang bubong ng gusali. Gumawa ito ng napakalaking butas sa itaas at kita ang mga gusali ng isang syudad. Galit talaga siya. Pati bubong dinamay na niya. Wika ni Footlong. Tumalun si Gimo at iniwan ang grupo. Sumabay sa kanya ang mga clones na nagsimulang magsialisan.
Umalis na rin tayo. Masisira na rin ang lugar na to. Tara na! Sigaw ni Ashrin. Binuhat ni Zion si Benny at iniwan ang labi ni Jenna. Sakto ding dumating si Venus at akay niya si Joey. Nilapitan sila ni Bordado at Kendra. Buhay pa siya, pero mahina pa rin. Wika ni Venus. Nasaan si Kenji? Tanong naman ni Bordado. Malungkot lang na umiling si Venus. Okay, kami nang bahala sa kanya. Tinulungan ni na Bordado at Kendra si Joey. Nagsimula silang umakyat pa itaas kung nasaan ang butas. Gumamit sila ng elevator sa hagdan hanggang marating ang tuktok. Nasulya pa ni Benny si Sonic na nasa ibaba pa at nakatingala lang ito sa langit. Hindi man lang ito tumulong sa laban. Nang marating ng grupo ang ibabaw, ay nagulat sila sa pinsala na nagawa ng mga clones. Nagkalat na ang mga patay, wasak ang mga gusali at nagkalat din ang mga sasakyan. Napansin ni Venus ang syudad. Nasa ibang lugar ba tayo? Wika ni Venus. Sandali. Kung ganun, nasa ibang lugar lang tayo, ganun ba? Pagkagulat naman ni Kendra. Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na to. Tignan nyo, ang taas ng mga gusali. Paghanga naman ni Footlong. Focus guys. Kailangan nating mahanap si Gimo. Sabat naman ni Ashrin. Na, malaya na tayo. Hindi na natin yan problema, di ba? Saad naman ni Bordado. Napatingin ng masama si Venus kay Bordado. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Maraming taong mamamatay. Tapos ikaw tutunganga ka lang? Wika ni Venus kay Bordado. Hindi na natin yan problema. Ang misyon lang naman natin eh. Nung una pa lang ay makalabas sa lugar na to. At ngayon nakalabas na nga tayo. Wala nang dahilan para hanapin pa natin si Gimo. Dahil kamatayan lang ang naghihintay sa atin doon. Tama ko, di ba? Tinignan ni Bordado si Zion. Nakasabit pa rin ang katawan ni Benny kay Zion. Dahil galing kulungan nito, malaki ang chance ang wala itong pakialam sa mangyayari. Tinignan ni Zion ang kaguluhang nangyayari. Ang dami ng mga inosenteng nadamay. Nilapag niya si Benny sa gilid ng kalsada. Hindi ko gusto ang lugar na to. Matagal akong namalagi sa kulungan at masama ang tingin sa akin ng mga tao. Tingin nila sa akin ay mamamatay tao at kriminal. Wika ni Zion. Kita nyo? Ayaw din niya. Sorry mga beshi. Pero oras na rin para magkanya-kanya na tayo. Dagdag ni Bordado. Paalis na ito nang hawakan siya sa balikat ni Zion. Napatingin si Bordado sa malaking lalaki. Kinamumuhian nila ako dahil tama naman sila. Isa talaga akong masamang tao. Pero ngayon nakalaya na ako. Papatunayan kong nagbago na ako at hindi na ako katulad ng dati. Tinalikuran ko na ang kadiliman at ngayon maliwanag na ang tinatahak ko. Oras na rin para ipakita kong hindi lahat ng nakakulong ay masama. Kaya din naming magbago. Mahabang pahayag ni Zion. Nakasinghot ka ba ng rugby, amigo? Tignan mo nga ang lugar na to. Sirang-sira na. Wala na tayong magagawa dito. Akala ko ba nag-e-enjoy ka sa pagpatay? Inubos mo lahat ng preso, di ba? Sumbat ni Bordado kay Zion. Mga masasama lang ang binura ko. So sasama ka pa ba sa amin or buburahin na rin kita sa mundo? Nang wala nang sumunod sa yapak ng katseklahan mo. Banta ni Zion. Napailing si Bordado habang nagkatingin na naman sina Zion at Venus. Tumango si Venus bilang pasasalamat dito. Okay, kung gusto nyong magpakamatay, edi sige, unahin nyo na lang ako. Sagot naman ni Bordado. Marami na ang nagpanik at nagkaroon ng stampede. Ang mga clones ay walang pakundangan sa pagwasak ng mga makita nila at inaatake kahit sinong makasalubong nila. Hindi naging epektibo ang rumisponding mga pulis at ilan na sa kanila ang napatay. Isang nagbabagang balita!
Isang pag-atake ang nagaganap ngayon sa lungsod at hinihinalang mga teroristang bungo ang may pakana ng pag-atake. Marami na silang nawasak na mga gusali at establishmento at daan-daang inosenteng tao ang nasugatan at nasawi sa insidente. Sinusubukan pa rin ang mga pulis na pigilan ang mga umaatake, subalit hindi nila ito kinaya at maging sila ay kasama din sa nasawi. Ang malaking tanong naman ngayon ng publiko ay kung sino ang bayani na haharap sa marahas na pag-atake ng teroristang grupo. Wika ng isang reporter sa TV kung saan nakakapanood si Kim habang nasa ospital ito at nakaratay pa rin sa higaan. Napahawak siya sa dibdib dahil sa kaba. Anong nangyayari? May mga tumulong na ba sa mga tao sa labas? Tanong ng isang bantay ng pasyente. Naku, sa ganyang sitwasyon, kahit mga pulis at militar pa ang iharap mo dyan, hindi rin nila mapipigilan ang mga teroristang yan. Halata namang malalakas ang mga yan eh. Nakita mo naman ang nangyayari, di ba? Sagot naman ang isang babaeng nurse na medyo chubby. Dagsaan ang dumating sa emergency room ng ospital at sunod-sunod din ang pagring ng telepono dahil sa paghingi ng mga tulong. Mabilis kumalat ang balita, buong mamamayan ang nanonood ng live na mga kuha sa kaguluhan sa lungsod. Nanlalaki naman ang mga mata ni Richmond nang makita niya ang footages ng mga clones na umaatake sa mga tao. Agad itong kumontak sa ahensya para mamobilize ng tulong patungo sa ground zero. Nanginginig naman sa galit ang iba sa nakikita nila sa live footage habang nasa loob sila ng kanilang mga tahanan. Nagmukhang may digmaan sa lungsod dahil sa mga nawasak na mga gusali at mga napaslang na mga inosente. Sadyang malalakas at mabibilis kumilos ang mga clones. Hindi trained ang kapulisan sa ganitong sitwasyon at nagmukha lang silang laruan ng mga clones. Isang pamilya ang natrap sa isang sulok ng gusali. Duguan ng ama, habang yakap naman ng ina ang tatlo nilang mga anak na pawang mga bata pa. Tahimtim na nagdarasal ang mga to na sana'y may magligtas sa kanila. Subalit ilang pulis na ang namatay sa paligid at mukhang wala nang darating pa sa kanilang tulong. Napansin sila ng tatlong clones at nakangiti ang mga to na sumugod. Napapikit na lang ang pamilya. Sinalubong sila ng malakas na atake ni Zion. Kumonekta ang malalaking braso ni Zion sa panganang isa at nadamay ang dalawa nang ito ay tumilapon. Lumapit naman sa pamilya si Bordado. Ayos lang po ba kayo? Kaya niyo po bang tumayo? Tanong ni Bordado. Oo, pero napakarami nila. Natatakot kami. Wika ng ama. Iaalis namin kayo dito. Sumama kayo sa amin. Ani Bordado. Salamat. Pero sino naman kayo? Tanong ng ama. Ang pangalan ko ay Sis Bomba at yun namang kasama ko ay kaibigan ko. Tawagin niyo siyang Adobo. Biro ni Bordado. Sumama sa kanya ang pamilya habang naiwan si Zion at kinalaban ng tatlong clones. May humarang na limang clones sa pamilya at mabilis na humarap si Bordado at naghagis ng special grenade niya. Sumabog ito at ang lahat ng nasa paligid ay nalusaw na parang kandila. Nangamoy asid ang ere dahil dito kaya nilayo ni Bordado ang pamilya. Sa kabilang sulok naman ng kalsada ay napaatras na ang mga parak. Nagtago ang apat na natitirang pulis sa isang coffee shop. Ginawang barikada ng apat ang counter. May dalang automatic rifles at shotgun ang mga to. Isang genus clone ang dumating at tinatake ang shop. Subalit sinalubong niya ang malakas na sipa ni Footlong at umikot sa ere ang clone. Isang down kick ang tumama sa ulo nito habang nasa ere at bumagsak ito sa konkretong sahig. Bago pa ito tumayo, ay niratrat ito ng mabibilis na mga suntok ni Footlong. Dalawang minimal clones naman ang nakapansin at sinugod ang mandirigma. Naramdaman ni Footlong na paparating sa likod niya ang mga to. Umikot ito at tigis ang kamao niya ang bumaon sa bodega ng dalawang clones. Biglang tumalon si Footlong. Yeah! Isang roundhouse kick ang kasunod niyang ginawa at natumba pareho ang dalawa.
Lumabas ang mga pulis at pinagbabaril ang clones. Diyos me, mala Bruce Lee palang lalaking to. Reaksyon ng isang pulis. Napatingin lang si Footlong sa kanya at agad umalis. Dumating ang Special Forces at gumawa ng perimeter. Nabakwit na kaagad ang mga nasa paligid nila. Nagresponde din ang ilang rescuers sa mga naapektuang lugar at may kasama silang tig-isang squad ng mga sundalo. Kilala nyo na ang targets! Ubusin nyo silang lahat! Utos ng superior nila. Sinalubong ng mga ito si Gimo. Ah, may mga militar pala dito. Saktong-sakto. Makikita natin kung kaya bang pigilan ang mga tingganin nyo ang mga alaga ko. Inutusan ni Gimo ang isang grupo ng mga genus. Pinagbabaril ang mga to at ilan ang tinamaan pero marami ang nakalusot at nakalapit. Walang nagawa ang mga sundalo sa mabilis na atake ng mga clones at maging sila ay isa-isang bumagsak. Mga hangal, nagsasayang lang kayo ng mga bala nyo. Tawa ni Gimo. Tumigil ka! Sigaw ni Ashrin. Kasama niya si Nakendra at nakaakay si Benny. Gusto mo talagang makipaglaro, ha? Uwi ka ni Gimo. Ang pagpas lang sa mga inosenteng tao ay hindi isang laro. Singhal ni Ashrin. Mukhang nagkaroon ka na ng lakas ng loob, ha? Kilala ko kung sino ka. Isa kang former biochemist at nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company na ginagamit ng pulubi para subukan ng gamot kung pasado ba ito o hindi. Ilang inosentong tao na ba ang napatay mo? Nabayaran mo na ba ang mga buhay na inutang mo? Sumbat ni Gimo. Natulala naman si Kendra sa kanilang narinig. Totoo ba ito, Ashrin? Uwi ka ni Benny at medyo mahina ang boses nito. Tumingin si Ashrin sa kanya. Tama ang narinig nyo. Sagot ni Ashrin. Kaya dapat mo lang harapin ang parusa sa pamamagitan ng aking kamay. Sabat ni Gimo. Nagkaharap sina Ashrin at Gimo. Ginamit ni Ashrin ang astral energy para mailipad ang sarili. Habang si Gimo naman ay ginamit ang angking bilis para kumilos. Ilang atake ang pinalabas ni Ashrin. Sinalag at inilaga naman ito ni Gimo. Naglabas ng mabibilis ding atake si Ashrin at hinabol ng mga ito si Gimo. Ibaba mo ko, Kendra! Wika ni Benny. Hindi, Benny. Wala ka pa sa kondisyon para lumaban. Pigil ni Kendra. Pero kailangan niya ang tulong ko. Sagot ni Benny. Huwag mo na siyang isipin ngayon. Baka mapano ka pa kapag pinilit mong sarili mong lumaban. Pagdidiin ni Kendra. Dito naramdaman ni Benny ang bigat ng kanyang katawan. Isang teknik lang ang ginamit ni Gimo at natanggal na agad sa labanan si Benny. At itong teknik din mismo ang tumapos kay Jocelyn, aka Jenna. Dumating ang isang SWAT helicopter at may kasama itong sniper. Nagulat ito sa nangyayaring labanan. Ano nang status sa baba? Tanong ng SWAT leader. Parang may labanan ang nagaganap sa bandaron. Report ng sniper. Nakita mo ba kung sino sila? Ano pang nakikita mo? Tanong ng leader. Medyo malabo pa ang visual ko. Tugon naman ng sniper. Linawin mong nakikita mo. Uwi ka muli ng SWAT leader. May babaeng nakaangat sa ere at humahagis ng energy blast patungo sa malaking clone. Sagot ng sniper. Okay, copy. Hindi nakasagot ng maayos ang SWAT leader at nagkatinginan ng mga ito sa report. Ano nang gagawin natin, sir? Tanong ng sniper. Pasabugin mo na ang clone. Tugon ng leader. E paano yung babae? Tanong pa ng sniper. Basta barilin mo na lang. Uwi ka ng leader. Understood, sir. Inasinta ng sniper si Gimo at nang matumpok niya ang katawan,
ay kinalabit niya ang gatilyo. Naglaho si Gimo at lumitaw sa harapan ng helikopter. Ano? Gulat ng sniper. Sinuntok ni Gimo ang helikopter at nawalan ito ng balanse. Umikot-ikot ito sa ere hanggang bumagsak. Nakatalo ng sniper at sinalo ito ni Ashrin. Huli na ang lahat para sa dalawang piloto at sumabog na ang helikopter. Oh, lumilipad ka? Tanong ng sniper. Ngumiti lang si Ashrin. Isikreto mo na lang to sa iba ha? Biro pa ni Ashrin. Okay. Ibinaba ni Ashrin ng sniper. Sino ka? At sino yung clones na yun? Ano ba nangyayari dito? Sunod-sunod na tanong ng sniper. Ako si Ashrin. At ang mga clone ay likha ng grupong bungo. Iparating mo sa superiors mo na doon na lang kayo mag-concentrate sa evacuation center at maglagay ng barikada. Mukha lang silang malalakas pero kaya rin namin silang ubusin. Wika ni Ashrin. Okay Ashrin, salamat sa tulong mo. Umalis na ang sniper. Lumapit naman si Kendra at pinaupo sa gilid ng kalsada si Benny. Kailangan mo na madala sa ospital, Benny. Malala na ang lagay mo. Di na ito kakayanin ang katawan mo. Mungkahi ni Kendra. Okay lang ako. Huwag mo na ako isipin pa. Ang gusto ko lang, ay konting tulak pa. Kinonsentrate ni Benny ang sarili at pinupukaw ang katauhang nagtatago sa kanyang kaisipan. Naramdaman ni Ashrin ang niraya sa pagkatao ni Benny. Tumigil ka, Benny. Huwag mong ituloy yan. Hinawakan ni Ashrin si Benny sa ulo at nawalan nito ng malay. Sakto ding dumating sina Footlong, Zion at Bordado. Buti nakabalik na rin kayo. Kailangan nyo nang harapin ang clone na yon kung gusto nyong matapos to. Wika ni Ashrin. Pero sino naman ang haharap sa mga clones na umaatake sa mga tao? Napakarami na rin nila sa paligid. Saad ni Footlong. Zion at Bordado, kayo nang bahala sa iba. Itiwala ko sa inyong dalawa. Sambit ni Ashrin. So si Zion ang tangke at ako naman ang kanyon? Gusto ko yan. Tara let's na adobo. Huwag nang paekray-ekray pa. Umiwalay ulit si Bordado at Zion para lumaban. Footlong, ikaw na lang ang maasahan ko dito. Bihasa ka sa close quarter combat at pwede mo akong masuportahan laban kay Gimo. At Kendra, dalhin mo na si Benny sa pinakamalapit na rescue team. At kapag natapos ka doon, maaari ka nang bumalik at tumulong sa amin. Mahinahong utos ni Ashrin. Okay Ashrin, ako nang bahala kay Benny. Ginamit ni Kendra ang isang nakakalat na wheelchair bilang pang-transport sa walang malay na si Benny. Paano naman ako? Baka nakalimutan mo na. Dumating bigla si Venus at may hawak itong mga armas. Natutuwa akong makabalik ka, Venus. Nasaan yung kasama mong lalaki at si Sharon? Tanong ni Ashrin. Dinala muna siya sa ospital ni Sharon. Malalang lagay niya. Pero huwag muna natin pagtuunan ng pansin to. Mag-focus muna tayo sa mga hinayupak na clones na to. Sagot ni Venus. Okay, get in line sis. Ani Ashrin. Napansin niya mula sa isang sulok si Sonic. Nilapitan ng grupo ang biyasa sa espada. So, nagpakita ka rin ha. Handa ka na bang lumaban? Tanong ni Footlong. Hindi ko tulaban. Tugon ni Sonic. Siguro nga. Pero kailangan ng mga tao ng tulong natin at sigurado ko marami pa tayong maililigtas kung makikipagtulungan ka sa amin. Wika naman ni Venus. Tinignan siya ng samurai. Naalala niya ang mga huling sinabi ni Benny sa kanya. Tinanong siya nito kung ano ang rason kung bakit pa siya nabubuhay. May kakayahan itong lumaban pero dahil sa haba ng buhay niya ay nawalan siya ng direksyon.
namatay na lahat ng kilala at mahal niya sa buhay. Siya ang nag-iisang tao sa kanyang henerasyon na nabubuhay pa, pero dahil sa dami na ng kanyang pinagdaanan, ay hindi niya malaman kung ano ang puwang niya sa mundo. Hindi ko kayo matutulungan. Tumalikod si Sonic. Hindi ako makapaniwala na isa ka palang duwag! Sigaw ni Footlong. Napatigil si Sonic. Oo. Tama. Isa kang duwag. May lakas ka para lumaban pero tatalikuran mo lang to. Dahil naduduwag ka, wala akong pakialam sa nakaraan mo. Hindi na yun mahalaga. At hindi ko alam kung bakit ang dali mo lang sumuko. Kanino ka ba natatakot? Alam mo, nandito ka rin lang ay tumulong ka na at huwag kang duwag. Magpakalalaki ka. May kakayahan ka rin pigilan ang kasamaang to. Ang tunay naman dirigma ay hindi dapat tinatalikuran ang magandang laban. Dagdag pa ni Footlong. Wala kang nalalaman ni Katiting, Footlong. Marami na akong napagdaan ng laban bago pa isilang ng lola mo ang nanay mo. Nakita ko ang mga tao kung paano sila nabuhay at namatay. Wala rin pinagbago. Kaya ano pang silbi ng pakikipaglaban? Kung alam ko rin naman na sa bandang huli, ay mamamatay ka lang. Sagot naman ni Sonic. Lahat ng tao namamatay. Pero may karapatan din silang bigyan ng pangalawang buhay. Kung aakuhin lang sana natin to. Sigaw ni Footlong. Lahat nga namamatay. Maliban sa akin. Hindi ako namamatay. Isinumpa ako. Habang buhay kong daladala ang sumpa sa mundong to. Sambit naman ni Sonic. Oh, talaga? Mamamatay ka rin. Di mo lang alam kung paano. Parang gulong lang ng palad ang buhay, Igan. Minsan, nasa ilalim. Minsan naman, nasa ibabaw. Lahat ng bagay sa mundo ay may solusyon kung hahanapan mo lang ng paraan. Siguro, kaya ka hindi namamatay ay hindi mo talaga maunawaan kung anong layunin mo sa buhay. Sabi mo immortal ka dahil sinumpa ka. Pero ang sumumpa naman sa'yo ay isang mortal na tao lamang. Wala siyang kapangyarihan para gawin kang immortal. May paraan pa, Sonic. Huwag kang mawala ng pag-asa. At tutulungan kitang mahanap ang sagot sa problema mong ilang dekada mo nang pasan-pasan. Pangako yan. Pero sa ngayon, tulungan mo muna kaming mapabagsak ang hayop na to. Kahit ngayon lang. Napatingin lahat kay Footlong. Hindi nila inaasahan ang ganitong personalidad sa mayabang na martial artist na tulad ni Footlong. Pero alam nilang nirerespeto niya ang mga malalakas na mandirigmang tulad niya. Napaisip si Sonic. Tinignan niya ang karahasan sa paligid. Tama na ang oras ng pagmumukmok. Ito ang oras upang gamitin niya ang kakayahan niyang lumaban. Hinawakan ni Sonic ang katana niya. Napangiti naman si Footlong at tumango si Sonic. Okay, ikaw nang bahala sa ibang mga clones. Utos ni Ashrin. Mula sa malayo ay busy na si Zion sa pakikipagsuntukan sa mga clones. Matibay at malakas si Zion. Hindi ito halos tabla ng mga suntok at sipa ng mga clones. Nahasa ang katawan niya sa matitinding pisikal na tama at sa napakarami niyang eksperyensa sa labanan. Si Bordado naman ay patuloy sa kanyang paghagis ng mga special bombs. Nakita ng media helicopter ang live footage ng mga pagsabog ni Bordado. Nagbunyi ang mga tao habang nakikita ang dami ng mga napapatay ni Bordado gamit ang bomba niya. Subalit dumating ang isang grupo ng mga genus clones. Pawang malalakas ang mga to at sinugod si Bordado. Dumistansya muna tayo ngayon, Bordado! Wika ni Zion. Ano ka mo? Kaya na natin to. Bakit pa tayo atras? Sagot naman ni Bordado. Huwag muna ngayon. Aakayin ko sila palayo at tapunan mo agad sila ng mga bomba. Utos ni Zion. Nababaliw ka na ba? Madadamay ka sa pagsabog! Utol ni Bordado. Sa paraang naisip ko,
mapipigilan natin ang pag-opensiba nila. Kaya gawin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Medyo galit na utos ni Zion. Pero mamamatay ka! Nag-aalangan si Bordado. Siyempre naman, dahil tao lang ako. Sagot ni Zion. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Zion. Naiinis na si Bordado. Natutuwa akong nakilala kayo bilang mga kaibigan bago ako mamatay. Wika ni Zion. May iba pang paraan. Huwag ganito. Pagtutol pa rin ni Bordado. Manahimik ka na lang at gawin mo na. Sigaw ni Zion. Napilitang tumakbo si Bordado. At nang makadistansya na ito, lumingon siya at tinignan na sinagupa ni Zion mag-isa ang grupo ng mga genus. Kinuha ni Bordado ang isang mas matindi niyang granada, ang Big Bang. Magaan lang ito kaya naihagis niya ito ng malayo. Naglanding ito sa gitna ng grupo ng clones at biglang sumabog. Limang magkakasunod na pagsabog ang nagawa nito at sa lakas ay naramdaman ng marami ang pagyanig ng lupa at nag-iwan ito ng malaking lamat sa gitna ng kalsada na napuno ng makapal na usok. Napadaan ang media helicopter at pinakita ang footage. Nagulat ang mga tao sa nakikita nilang kaguluhan. Nagmistulang war zone ang nangyayari sa lungsod. Parang pinasabog na malakas na bomba ang sobrang lakas nito. Nayanig at nagbitak-bitak ang kalsada. Wika ng reporter. Sa isang parte naman ng lungsod, ay hinarap ni Sonic mag-isa ang natitirang mga genus at minimal. Tulad ng inaasahan, sinugod si Sonic ng mga ito. Subalit wala nang rason si Sonic para magpigil pa ng lakas dahil kapag tumagal pa ang kaguluhan, ay mas marami pang madadamay ni Inosente. Hinawakan niya ang pulang katana. Dinaanan ni Sonic ng ubod ng bilis ang mga clones at sa isang slash ay napatumba niya ang mga to. Naramdaman ni Gimo ang pangyayari kaya ginamit nito ang kanyang abilidad na pagkontrol sa mga clones at nag-activate ang mga nanites sa katawan ng mga napatay ni Sonic. Nagsimulang magdikit-dikit ang mga to at magsanib. Nabuo sa pinagpatong-patong na mga laman ang isang higanting halimaw. Basag ang mga salamin sa mga bintana ng mga gusali sa lakas ng sigaw ng halimaw. Nakuna nito ng footage ng media. Ano klaseng halimaw yan? Kumento ng reporter. Halos hindi na maipaliwanag ng lahat ang mga nangyayari. Tignan nyo, may lalaking nakatayo doon at may hawak na espada. Lalabanan ba niya mag-isa ang halimaw na yan? Dugtong pa ng reporter. Nakita ni Kim sa TV ang pangyayari. Napansin niya ang lalaki at tinignan niya ang mga kasama niyang pasyente. Tumingin lang din ang mga ito na may halong pag-aalala. Mamatay ka na, samurai! Sigaw ng halimaw. Patalas lang ang titig ni Sonic. Umaba ang malaking braso ng halimaw at inatake si Sonic. Naglaho ang samurai at lumitaw sa ibabaw ng malaking kamay ng halimaw. Pinagtataga niya ang kamay nito ng ilang beses habang tumatakbo papaakyat sa katawan ng halimaw at saka tumalon nang makalapit na siya sa ulo. Hinawakan ni Sonic ang katana at malapit ang binigyan ng mabibilis na taga ang mukha ng halimaw kung saan sumabog ito na parang pakwan at nagkalat ang dugo nito sa paligid. Natumba ang malaking halimaw nang mawalan ito ng ulo. Sakto din ang paglapag sa kalsada ni Sonic. Hinampas ni Sonic ang katana sa ere para tumalsik ang dugo. Sa kanya ito pinunasan bago pinasok sa scabbard. Mukhang ubos na ang mga tuta mo. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Wika ni Footlong kay Gimo. Isa lamang yung palabas. Ako, ang tunay na banta sa inyo. Sagot naman ni Gimo. Oh, talaga? Doon mo yun sabihin sa pangit mong pagmumuka kapag nahalikan niya ang kamao ko. Agad sumugod si Footlong at nakipagpalitan ng mga suntok kay Gimo.
Halos nagkakapantay lang sila sa liksi at lakas. Sumabay din si Ashrin at gumamit ito ng kanyang enerhiya at inihagis kay Gimo. Inilagan ito ng clone habang kasabay ang pakikipaglaban kay Footlong. Si Venus naman ay kinocorner ang clone gamit ang rifle na hawak niya habang nasa distansya ito. Nahawakan ni Footlong ang kamao ni Gimo at sinagot niya ito ng kaliwat kanang suntok sa tagiliran at pisngi ng clone. Tinadyakan din niya ang tuhod ni Gimo para manghina ito. Nag-ipon ng enerhiya si Footlong sa kanyang mga kamay. Nagpakawala ito ng naglalagablab na energy ball. Ngunit sinugod siya bigla ni Gimo at di ito tinabla ng teknik at sinakal si Footlong. Naglabas ito ng isang espada sa kabilang kamay para saksakin si Footlong. Tinadyakan ni Footlong ang blade palayo at sinuntok ng malakas ang siko ng braso ni Gimo na nananakal sa kanya. Nabali niya ang siko ng clone at nakawala siya. Binuhos ni Footlong ang kanyang mga nag-aapoy na kamao sa katawan at likod ni Gimo. Hindi agad nakagalaw ang clone. Nag-ipon muli ng lakas at enerhiya si Footlong. Umapoy ang mga kamao ni Footlong at naghagis ito ng dalawang enerhiya at kasunod naman ang malaipo-ipo niyang mga sipa na nagpakawala din ng energy balls. Apat ang tumama kay Gimo at napaatras ito.